have a destiny, I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Sa amin po kami, Panginoon,
in a very personal and intimate way of God. Hallelujah. Nais namin paranasan ka muli sa aming mga buhay. Nais namin muli ka paranasan ang iyong pagkilos ang iyong nakakalima sa aming buhay. Nais namin muli makinig ang iyong tingin. Nais namin muli magawa ang perfect ng kalooban. Kaya naman po ang sa oras na ito, inihilip namin ang lakas at magalaw at pagkilos ng iyong banal na Espiritu. We invite you to give God the Holy Spirit who mightily displays of Jesus. You are the programmer, the director. You are the Lord and the God of this ministry. So Holy Spirit, hallelujah. Once again, as we sing this song, Lord, out and manifest your strong presence by God in our midst. Hallelujah. Can you sing that song once again? Pagdali natin itong padalangin ng ating mga puso. Fortune and marriage. Dahil meron ko
Amen. Sabihin sa mula ng simula, nag-bless kayo. Hanggang kanilang umaga. Hanggang ngayon. Hanggang bukas. Amen. Praise God. Pakalala ng mga ito sa mga ito. Hanggang bukas, walang makayon eh, no? Kaya yung matundi tayo, wait na. Walang makayon. Pagpanutuo ka. Sige, sa magandang ginawa ng Lord, wala pa ng magandang araw. Praise the Lord. Magandang hapon po sa lahat. Nais ko po ipapasalamat sa Panginoon. Ibabalik ko sa lahat yung hindi ko sasalamat. Thank you, the Lord. Kasi since yung first day namin, although mga friend talaga kami, hindi namin naalala yung oras at araw na yung ministeryo ko, yung gawain na darating yung araw na yon. Hindi kami natulog at talagang kuya talaga po. Tapos maaga hindi kami tumayo para ngayon gawain. So, hanggang sa nagsimula na yung gawain na yun, napaka-palad po namin. Ngayon, sasabi ko na po napaka-palad namin. Sabi nga yung pastor sa mga tubo, huwag ka na maganda ng mga iba. Ikaw na nga yun. So, lahat na narinig po namin, puro kay Pastor J.I. kay Pastor Raki, hindi lamang po yung puro pangkabataan. Totoo po yun. Kasi po, kahit po talaga kami mga matatanda, kahit dalawa lang nila, lahat po ni Nanay Cora, talagang tusok po sa puso namin. Sabi nga namin, na-miss nila ang kalahat ng buhay nila. Kasi, na-miss nila yung kalahat ng buhay nila. Hindi mo nasusunod ang buhay ng bukas, i-miss na ba nila? Huwag na. Huwag yun na i-miss. Ay kalahati na nga ng buhay nila, na-miss nila. I-miss pa nila yung gamabi hanggang mga sa'yo. Sina-challenge ko na po sa inyo, huwag na kayo po. Kasi, kahit kami po may balak po kami po ni Pastora Dani. Sabi nga po ni Pastora, nandito na, piling na natin. Amen. Praise God. Alam pa nga natin ang pangitang gusto niya. Luke 9, chapter 57, verse 62. Luke 9, 57, verse 62. As they were walking along the road, ang pinag-aaralan natin ay from Luke 9, 57, verse 62. Okay. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Pastors of deeds and words of nests. But this other man has no place to lay his head. Yeah. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and pray with the Lord God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Luke 9, 7, 62, ang Diyos ha, ang pala, pinagpalang sa kita. At ang mensahe ng Diyos ay pinamagata. Sumunod tayo ngayon sa Diyos. Ngayon na tayo sumunod sa Diyos. Amen? Sabihin natin, ngayon na ako. Wala namang tao. Ngayon na ako. Sumunod sa Diyos. Obey God now. I will obey God now. Kailan ang magsunod sa Diyos? Ngayon na. Hindi mamaya. Amen? Hindi bukas. Hindi ka makalawa. Hindi next week or next month. Kung hindi ngayon. In the book of Luke 9, verse 57 to 58, masahin natin ulit. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dips and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So number one,
Whatever the Lord sends us, we have to obey. Whatever the Lord sends us, we have to obey. Kahit saan tayo dapat ipadala ng Diyos, dapat tayo ay sumunod. Amen. No? Kahit saan tayo ipadala ng Diyos, tayo ay sumunod. Di ba naroon na yung tingin mo? Wala. Kahit saan tayo ipadala ng Diyos, tayo ay dapat na sumunod. Pakisabi, kahit saan. Kahit kailan. Amen. Anong sabi ka noon sa Luke 9:57-58? Anong sabi? I will follow you wherever you go. Sino ang nagsabi noon? Isang lalaki along the road ay nagsabi, I will follow you wherever you go. No? Nagsabi ganoon ang lalaking iyon, susunod po ako sa inyo kahit saan po kayo pupunta. Pakisabi, kahit saan pupunta. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Diyos, kahit saan pupunta ang Diyos, ay dapat nandun tayo. Amen. Kahit saan tayo sinusugo ng Diyos, dapat nandun tayo. Amen po ba? May taong mahuba rito. Isugo tayo ng Diyos sa malamig, nandun tayo. Amen. Isugo tayo ng Diyos sa mainit, nandun tayo. Isugo tayo ng Diyos sa mga mababait, pupunta tayo. Amen. Isugo tayo ng Diyos sa mga pinakamasamang tao, pupunta pa rin tayo. Amen po ba? No. I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has left no place where to lay his head. No? So number one, basahin natin, whatever the Lord sends us, we have to obey next. Whether we think it is comfortable for us or not, accept it. Whether we think it is comfortable for us or not, accept it. So kung sa tingin man natin, comfortable tayo o hindi sa pinapagawa ng Diyos, sa lugar na pinapamuntahan sa atin ng Diyos, tuloy pa rin tayo, sunod pa rin tayo sa Diyos. Amen? Sa tingin natin, ayaw natin ang pinapamuntahan ni Lord. O ayaw natin ang pinapagawa ni Lord. Ayaw ni Lord. Ayaw natin ang calling ni Lord. Komportable man o tayo o hindi, kinakailangan tayo ay sumunod. Amen. Whether we think it is comfortable for us or not, accept it. Wherever the Lord sends us, we have to obey. Whether we think it is comfortable for us or not, accept it. May taong mabuba rito. Ilagay ka sa pagkakamera, tanggapin mo. Ilagay ka sa pagkikeyboard, tanggapin mo. Ilagay ka sa magsa-cell group, sa pagpapalong study, tanggapin mo. Ilagay ka sa ushering, ilagay ka sa prayer and fasting ministry, tanggapin mo. Kahit saan ka ilalagay ng Lord, tanggapin mo. Pakisabi mo sa katabi mo, tatanggapin ko. Hindi tanggihan kung hindi tanggapin. Kahit saan lugar tayo ipadala ng Lord, tanggapin natin. Amen. Ano man ang ministeryo, ano man ang pagkakataon natin, dapat natin tanggapin. Amen. Komportable man tayo o hindi, kinakailangan tanggapin natin. Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place where to lay his head. Hindi ang lugar ang dapat natin tingnan, kundi yung pagkakatawag sa atin ng Lord sa lugar na iyon. Amen. Hindi yung mga tao ang dapat nating isipin, kung hindi ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin sa mga tao iyon na pinapadala na tayong sinusubo ng Lord sa kanila. Hindi natin dapat isipin kung komportable tayo o hindi, o nahihirapan tayo o hindi ang pinag-uusapan. Iyon ang pagkakatawag natin. Iyon ang pagkakatawag natin. Doon tayo pinapadala ng ating Panginoon. Amin po ba? Naunawaan po ba natin? Sino pong nakakaunawa ang taas ng kamay?
whether we think it is comfortable for us or not, accept it. Wherever the Lord sends us, we have to obey. Lord, I will follow you wherever you go. Kahit saan ka pupunta, ako po ay susunod. At ang pagsunod po ay ngayon na, amin po ba? At ang pagsunod po ay walang pinipiling tao, wala pong pinipiling lugar. Nagipiling po po tayo. Ito ang tamang pagsunod sa Panginoon. Amen? Magagamit tayo ni Lord mightily effectively in this final hour. Maraming maliligtas, maraming lugar tayong mapupuntahan kung ready tayong humayo. Amen? Kung ready tayong magpadala, magpasugod, ready tayong magpagamit kay Lord mightily effectively in this final hour. And I believe with all of my heart, ito talaga ang panahon na iiko tayo sa iba't ibang Pilipanig ng Pilipinas. Iiko tayo sa iba't ibang panig ng daigdig. Amen. In fact, naranasan na po ng bawat sa pag-iiko sa iba't ibang lugar. Tama po ba? Mga lugar na hindi natin inaasang mapupuntahan natin, napupuntahan natin. Mas marami pang lugar tayo mapupuntahan. Mas marami pa tayong mahahayuang mga probinsya at mga bansa. Amen. Ang kinakailangan lamang po ay bukas tayo. Amen? Yung tao mo hulo rito, pakisabi nga po natin, Panginoon, bukas mo ako. I am open to your call. I am willing to accept your call. Kay isa lang yan, kay marami yan, kinakailangan natin tanggapin ang panawagan ng Panginoon. I will follow you, Lord, wherever you go. Susunod po ako sa iyong Panginoon kahit sa pamagpunta. Foxes have dens or holes and birds have nests, but the Son of Man has no place where to lay his head. Ang asong gubat may lungga, ang ibon may bugal, pero ako wala man lamang masusunigan. Napakapalad natin sa panahon ngayon. Pag tayo'y sinusugo ng Diyos, marami tayong dala na blessing po. Pag tayo sinusugo ng Diyos, nakakapag-bowl pa tayo, nakakapag-sweeping pa tayo. Pag tayo sinusugo ng Diyos, sa iba't ibang lugar, pinaghahandaan nila tayo ng masasarap. Pinamagamit nila sa atin ng mga mamahaling gamit at kasangkapan nila. Pero iba nung panahon ni Apostol Pablo, sa bawat lugar na pupuntahan niya, halos nabibigin palagi ang kanyang buhay sa kamatayan. Kita ko pa po ba? Lagi nabibigin ang buhay niya sa kamatayan. Sa madalsalita po mga minamahal, hindi pinag-uusapan kung sino-sinong mga tao ang ating ililigtas. Ang mahalaga, pinapadala tayo ng Lord sa mga tao yun para tayo magligtas. Amen? May tao pa huma rito? Palakpakan natin si Lord. I will follow you, Lord, wherever you go. Pag sinabi ng Lord na iselurog mo, i-Bible study mo, classmates mo, ipitahan mo, dumalong, gawin mo. Amen. May tao pa huma rito? Pag sinabi ng Panginoon na yung mga katrapa mo, mga evangelize mo, dalhin mo sa Kingdom of Jesus Fellowship, i-Bible study mo, gawin mo. Pag sinabi ng Lord, yung mga kapitbahay mo, mga kamag-anakan mo, i-Bible study mo, i-evangelize mo, dalhin mo sa Kingdom Jesus Fellowship, gamit mo. Pagpunta mo sa isang bansa, gamit mo yung pinapagawa ng Lord na i-evangelize mo ang hindi paligtas niya, itayo mo ang Kingdom Jesus Fellowship. Amen. Itao pa ho marito. Kahit sa tingin mo, medyo hirap, medyo pagod, medyo may sakripisyo, pero hindi mahalaga. Ang mahalaga, makapagligtas tayo ng maraming kaluluwa at makapaglingkod tayo sa Diyos. Amen. May tao pa ho ba rito? Dapat sinusuri natin ang ating mga sarili. Ilan na yung mga naliligtas natin? Ilan na yung nadadala natin sa kaharian ng Pinesa Kristo? Ilan na yung mga gawain ating nabubuksan?
Amin po ba? Ilan na yung papasok ng kalangitan, bunga ng ating matyaga ang paglilitas ng kanilang mga kaluluwa. Alam din nyo, isang kapatid ang sinasabi niya na ang kanilang church ay laging nananalangin, laging nag-aayuno. At ang sabi ko, maganda yan na kayo laging nananalangin at laging nag-aayuno. Ituloy nyo yan. Pero kung buyok, puro kayo panalangin, puro kayo pag-aayuno, at hindi naman kayo nagliligtas ng kaluluwa, wala rin kabuluhan. Amen? May tao mo humor rito? Dapat pagkatapos ng ating panalangin at pag-aayuno, ay ang pagliligtas naman ng kaluluwa ang ating sinusunod. Amen? Kaya tingnan mo ang mga classmates mo. Ilan na ang naliligtas mo sa classmates mo? Sa mga kapitbahay mo, ilan na ang naliligtas mo? Sa mga kamag-anakan mo, ilan na ang naliligtas mo? Sa mga kapitbahay mo, ilan na ang naliligtas mo? Nung ang mga kapatid natin nagpunta ng La Union para mag-swimming, isa lang yung mensahe ko sa kanila. Nama ay naitayo nyo ang gawain sa La Union, di lang kayo nakapag-swimming. Amen. Plano sa mga mag- Nanya, dawa ay tag-invite sa inyo sa La Union eh. Supporter na natin kayo. Amen. Nawa gagamitin at ginagamit na siya ng Panginoon para itayo ang kayo o Jay of doon saan mang bansa siya pabalik. Amen. We are not just after the blessing. Amen. But we are after soul winning. Amen. Pakisabi soul winning. Kaya ang sabi ganoon ng lalaki ngayon, kahit saan po kayo pupunta, sasama po ako. Sino man pong iligtas ninyo, saan man kayo humayo, kasama po ako sa pagliligtas. Kasama po ako sa misyon. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Hindi po ako mamimili ng mga tao at mga lugar. Kaya pagkain kayo wala, kaya may pananamit kayo wala. Kaya mayaman o mahirap, kaya may pinag-aralan o hindi. O wala. Pupunta mo ako para iligtas sila. Amen! Palakpakan natin sa Lord. At sumagot sa Jesucristo, foxes have dens or homes, and birds have nests, but the Son of Man has no place where to lay his head. Alam mo, mabuti pa yung mga asong gubat, may mga lungga yan eh. Alam mo ba, mabuti pa yung mga ibon, may mga pugad yan. Pero ako na anak ng tao, wala. Walang matawag na na sarili kong tahanan, na sarili kong tirahan. Pwedeng may gumot, pwedeng wala. Pwedeng may unan, pwedeng wala. Amen? Pwedeng nasa mani, pwedeng nasa kama. Amen? Nakunawaan po ba natin ang mahalaga ay makahayo at makapagligtas ng kaluluwa. At gusto kong sabihin sa inyo, ipapromise ko, muli tayong mahayo at aalis upang makapagligtas na naman ng maraming kaluluwa sa iba't ibang probinsya at sa iba't ibang bansa. Amen? Nakunawaan na, narinig mo na niya yung promise ko? Sabihin mo sa katabi mo, ready ako, Panginoon. Kahit saan po ninyo kayo isuko, kahit saan niyo po kayo madala, para mo sa kaligtasan ng maraming kaluluwa gagawin ito. Amin po ba? May tao ang mahuga rito. Lord, I will follow you wherever you go. Susunod po ako sa inyo kahit saan mo kayo magpunta. Kalamitin mo katabi mo, huwag mo muna akong kausapin. Sigapin mong tumahimik muna habang pinangangaral. Pagkatapos, ikaw naman ang mangaral. Sasama po ako sa inyo kahit saan mo kayo magpunta. Sino man ang ililigtas ninyo, puti man ang itim, ulaman, pupudla, singkit man o malaki ang mata, maitim man o brown complexion, pupunta mo ako para humayo, para po sila iligtas. Amen? Mayaman man o mahirap,
pupunta po ako para magligtas. Sa madaling salita, mga minamahal, alang-alang sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, handa tayong pumayo. Amen? Amen? Palakpakan natin sa Lord. Iling tayong mag-sacrifice. Nakakapanood ba kayo ng mga teachers na nagpupunta sa mga tribo-tribo para doon magturo? Mga teachers, mga nurses, mga doctor na nagpupunta sa mga tribo-tribo para doon sila maggamot at magsilbi sa hapon. Tinatawid nila ang ilog, ang dagat, ang sapa. Inaakit ang bundok, tinutulay ang mga tulay, maging ang mga sirang tulay, para lang makatulong sa kapwa na unawaan po ba natin. So mga minamahal, ganito po ang pagliligtas ng kaluluwa. Amen? May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Dapat ready ho tayo. Sa eskwelahan bang pinanggalingan ninyo, ilan na ba ang naligtas mo riyan? Ilang pag-study na ba ang damuksan mo? Ngayon, nilipat ka na naman ng panibagong eskwelahan, ilan kaya ang ililigtas mo riyan? Ilan kaya ang pag-study muli ang iyong bumuksan? Marami ng kinder or preparatory level, walang naligtas. Nag grade school, walang naligtas. Nag high school, walang naligtas. Nag college, wala pa rin naligtas. Nag masteral, wala pa rin naligtas. Nag doctorate, wala pa rin naligtas. Nag trabaho, wala pa rin naligtas. Napakaraming tao ang nakasalamuhan niya, pero wala siyang naligtas kahit isang man. Amen? May tao mahumar dito. Dapat pag narinig natin meron yun ka, kahit hindi tayo yun, dapat aatin tayo. Amen. Amen. At sinisigap natin magdala ng mga yun. Amen. May taong mahuma rito. Malayo pa ay nakaredy na tayo kung sino-sino yung mga ating iimbitahan. Amen. Kalamitin mo ang katabi mo, ilan ang yun na dala mo ngayon. At simula mo ng nagdaang unang araw hanggang bukas ilan. Hindi mo pwede kasi tumutugtog ako, hindi ako pwede mag-invite. Mali. Nasa slide kasi ako, nagbibideo kasi ako, nagkakamera ako, hindi ako mag-invite. Mali. Ay, nagbigay na ako ng 10,000 eh. Sagot ko na yung mga pagkain eh. Bakit pa ako mag-invite? Mali. Aanin mo ang ganda ng tugtog. Aanin mo ang ganda ng pagkamera, pangangaral, magtuturo, at sarap ng pagkain kung wala na magdadalaw. Amen! Amen! Aanihin mo ang pag-aayunin mo ng mahama at ang magandang aral kung wala nang magdadalo. Amen! Ituloy natin lahat ang ating mga magagandang ginagawa, pero dapat lahat tayo'y nag-i-invite at nagliligtas ng kaluluwa. Amen! Lord, I will follow you wherever you go. Kahit saan mo man ako ipadala, magliligtas mo ako ng kaluluwa. Kahit saan ka mamumunta, sasama ako, magliligtas ako ng kaluluwa. Magmi-mission ako. I want to become a missionary. Alam mo yung sharean mo lang yung classmate mo? You are a missionary to your classmate. Yung evangelize mo yung kapitbahay mo, you are a missionary to your neighbors. Yung evangelize mo yung relatives mo, you are a missionary to your relatives. Amen. At saan ka man pumunta na sila in-evangelize mo, you are a missionary in that place. Kaya sabi niya, Lord, I will follow you wherever you go. And the Bible says, access and holds, Jesus said, and words of death, but the Son of Man has no place where to lay his head. Ang pagliligtas mo ng kaluluwa ay meron mong kalakip na sakripisyo. Amen? Willing tayong umadjust. We must be flexible.
Ang bagong born again tayo, o hindi pa tayo born again tayo, ang inaabot. Amen. Ang bagong born again tayo, tayo ang iniintindi. Amen. Pero pag tayo nagmamature na, tayo na po umaabot, tayo naman nag-iintindi. Amen. Pag hindi pa tayo ligtas, tayo ang hinahayuan. Amen. Pero pag tayo ligtas na, tayo naman ang umahayo. Amen po ba? Kaliwanag mo ba yun, mga minamahal? So the Bible says, I will follow you, Lord Jesus, wherever you go. Saan mo kayo pupunta para sa paglitas ng kaluluwa? Sasama po ako, hahayo po ako. Ang pinag-uusapan mo rito yung pagliligtas ng kaluluwa. Amen. Hindi po pagpapakasarap at magpapakaligaya. Sa totoo lang, habang nagliligtas tayo ng kaluluwa, nandiyan talaga ang pagpapala. Amen. Nandiyan talaga ang blessing. Napupunta tayo sa iba't ibang lugar na hindi mo natin napupuntahan. Natitikman natin ang biyaya nila, ang pagpapala nila, ang kasagaan nila, ang katagumpayan nila. Ano mong produkto meron sila, natitikman natin. Amin po ba? Kaya isa lang talaga ang pakay natin, ang pagliligtas ng kaluluwa. Yun lang talaga ang pakay natin. Kaya tayo pupunta sa kanila para sila iligtas. And in return, ano mang meron sila, ibinibigay din sa atin. Amen? Sapagat sila'y ating nililigtas. Kaya makinig ho tayong maigi. Lalaki, dadami, lalago ang ating mga pagpapala tagumpay kapag patuloy tayong ahayon magliligtas ng kaluluwa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pagkatapos ng tatlong araw na training na ito, sa Sunday at mga darating ng mga Sunday at marami pang araw ng gawain, marami kang dalang kaluluwa. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, tingnan mo mata sa mata. Pagkatapos sa tatlong araw na training na ito, magliligtas ka ng maraming kaluluwa. Dadalin mo kada Sunday at kada gawain natin, dadalin mo magliligtas ka ng kaluluwa. Tao pa ho ba rito? Kaya tayo nagtitake ng offering ay para gamitin niyo para sa pagliligtas ng kaluluwa. Amen? May tao pa ho ba rito? Panghayo. Upang sa ganun sila'y mapuntahan. Pagsuporta sa kanila upang sila'y makarating. Amen? Pagbili ng mga gamit ng church para tugunan ang pangangailangan ng mga kaluluwa. May taong mahubar dito. So, ibig sabihin, ginagamit natin ang salami para sa kaluluwa. Amen! At kapag meron tayong pusong ganyan na ang salami ginagamit natin para sa mga kaluluwa, sa ayon at sa gusto, lahat ng ating mga pangangailangan tutugunin ng Panginoon at magpapalain pa tayo ng Diyos ng sobra-sobra. Pag sinabi mo na, pag nagpultoy mo ko, paano na ang pangangailangan ko? Paano yung pangangailangan ng pamilya ko? Ang sagot sa iyo ng Panginoon, walang naglilingkod sa Diyos, walang nagliligtas ng kaluluwa ang mapapayangan ng Diyos. Ulitin ko ulit, walang naglilingkod sa Diyos, walang nagliligtas ng kaluluwa ang pwedeng pabayaan ng Lord. At totoo lang, maraming Kristiyano, maraming manggagawa ni Kristo kung bakit sila laging nangangailangan ay sapagkat hindi naglilingkod at hindi nagliligtas ng kaluluwa. Huwag natin buruhin ang pera ng church. Ilabas natin, gamitin natin, amin mo ba? Upang sa ganun, makapag-invite tayo ng maraming kaluluwa at makahayo tayo sa maraming lugar, ang mga pangangailangan ng Diyos ay mabili natin. Amen. May tao mo ho marito. Halimbawa, tig-tig tayo ng offering at nauubos natin sa gawain ng Panginoon. Okay lang. Sapagat ginagamit naman natin sa gawain ng Lord. Amen. At maghintay-hintay lang tayo, mas malaking offering muli ang darating. Amen.
sapagkat ginagamit natin ang pera sa pagliligtas ng kaluluwa. Kapag tayo mo'y nagbibigay ng tithes, offerings, at first fruits, paglakip sa lingkod ng Diyos, nakikinig pa ho ba tayo? Alam niyo, aminin natin yung katotohanan ng ito. Kung hindi naman kayo napasama sa Kingdom of Jesus Fellowship, wala naman kayong ginagawa eh. Amen? Kung hindi naman kayo napasama sa Kingdom of Jesus Fellowship, wala naman kayong ministeryo, hindi naman kayo nagagamit ni Lord mightily effectively. Amen? Kung hindi kayo napunta sa Kingdom of Jesus Fellowship, hindi kayo nakakahayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Amen? Pero simula nang kayo napunta sa Kingdom of Jesus Fellowship, napailalim sa likod ng Diyos, pinagpala kayo ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mas lalo nating mahalin ang Kingdom of Jesus Fellowship. Mas lalo nating mahalin ang lingkod ng Diyos. Huwag natin sabihin ganito, o yung para kay Apostol, yung para sa lingkod ng Diyos, ibigay mo ha. Eh yung para naman sa akin, paano naman? Huwag ganun, mali yun. Kunwari, inuuna mo ako, pero kasabihin na yun, ano naman yung sa akin? Huwag mo rin kalilimutan yun. Pagdala mo kilo ilang ganisa, isang kilo sa lingkod ng Diyos, isang kilo akin ha. Kalilin. Dalawang sako ba yung bigas mo? Isa sa lingkod ng Diyos, isa sa akin ha. Ano? Kalilin. Kalilin yun. Sabi mo sa katabi mo, kalilin. Ang dapat mong sabihin, ibigay mo na muna lahat sa tatay natin yan. Amen! Limutin mo na muna ako, hayaan mo yung para sa akin dumating. Ibigay mo na muna para sa kanya. May tao pa ako rito. Amen mo ba? Wala sa masalot. Alam niyo mo si Elijah? Wala namang ginawa niyo kundi sumunod lang sumunod kay Elijah. Water boy lang ni Elijah. I think sa mahabang panahon, for about 20 years, water boy lang siya ni Elijah. Wala siyang reklamo. Pero bandang uli, pinagpala siya ng Diyos, higit pa kay Elijah. Amen. Si Elijah. Ganon din si Joshua. Si Joshua. Wala siyang ginawa. Assistant lang siya, an aid of Moses. Habang nagpapastig si Moses, no, sa ibabaw ng bundok, si Joshua nasa ilalim lang, naghihintay kay Moses. Naghihintay lang siya. Kung kailan mababa si Moses, hanggang di mo mababa si Moses, hindi po siya umaalis. Tao pa rin ba rito? Nihintay po niya ang pagbaba ni Moses. May tao pa rin ba rito? So pag-alis ni Moses, yung kinuha ng Panginoon siya ang pumalit, siya ang ginamit ni Lord mightily effectively. Nang sasabihin mo sa mga attendee natin, mga leader natin, hindi bali na hindi ka sumama sa laon yun. Pero sa YouTube, dapat sumama ka. Kesa na kayo mabusto ba sa FB mo, sarap paligo sa laon yun, tapos hindi ka sasama ng youth camp, repentance sa kailangan mo. May tao ka ho ba rito? Para bang napakahalaga po sa iyo ng biyaya. Yung biyaya ay patuloy mong samahan, pero huwag mong kalimutan yung training. Amen! May tao pa ho ba rito? Dapat may ayos natin yung ating mga buhay, yung ating mga puso, yung ating mga pamaglilingkod sa Diyos. Sabi ko, itong yudkamp na ito, giveaway na ako rito, sa totoo lang. Wala akong Islam dito eh, sa totoo lang. Hindi talaga akong kumuha ng Islam. Just to giveaway. Pero kinakailangan eh, sabihin mo sa katabi mo, kinakailangan eh. So ano ang hangarin ng ating puso? Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagliligtas ng kaluluwa. Amen. At yan, saan tayo ipadala ng Diyos, susunod tayo, tutugon tayo. Amen. At ang layunin natin ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa.
taong maho marito. Next, anong sa ano rito? Accept whoever the Lord chooses as our co-worker in the ministry. Pakibasa ninyo malakas. Accept whoever the Lord chooses as our co-worker in the ministry. Kung sino ang isasama sa iyo ng Lord sa ministry, kung sino ang makakatulong mo sa ministry, tanggapin mo, huwag mong piliin. Amen. Ikaw ba ang kasama ko sa pagpapalam? Ayoko sa iyo, ang laki ng ibig mo. Ikaw ba yung makakasama ko sa prayer fasting? Ayoko, ang lakas mo kung magigitin. Ikaw ba yung makakasama ko sa praise and worship ministry? Ayoko. Kasi hindi ko yung ganyan mo eh. Hindi ganun. Tao mo ho ba rito? Tao mo ba? Accept whoever the Lord chooses, no? As our co-worker in the ministry. Pag pinagandang ng Diyos, tanggapin natin. Amen? Itaan mo ba? Kay sino mo siya, tanggapin natin. Kay ayaw mo sa kanya, tanggapin natin. Amen? Anong sumasagot? Tinang mo yung mga pinadala kay Jesus, hindi niya tinanggihan. Si Pedro ng mangingista. Si John Camilapid ng mangingista. Si James na kapatid niya ng mangingista. Si Judas Iscariote na bandang uli ay naging mukhang pera. Si Bartolomeo, si Nathaniel. Si Matthew na dating Levi, the tax collector. Si Judas Tadeus. Si Thomas, na tinatawag ng Didymus, na simula ay doubter. E tao mahuma rito? Kung sino'y pinadala sa kanya ng ama, tinanggap niya. Amen? Sabi ng isang pastor, sabi niya, Lord, ready na po ako magpastor. Padala mo po ako ng mga engineers. Padala mo po ako ng mga doctors. Sabi niya, padala mo po ako ng mga teachers, sila ang gusto ko maging miyembro. Amen? Ready na po akong magpastor. Biglang dumating sa mga church niya, mga hippie, give me five. Sabi niya, Lord, I'm praying for doctors. I'm praying for teachers. I'm praying for engineers. And yet, ito mga pinadala mo sa akin, mga hippie, mga give me five men. Pero tinanggap niya lang, amen! At dumating ang araw, yung mga pinadala ng Diyos, na bagong buhay, mga naging pastor, katuwag niya sa ministry. Hallelujah! Alam mo, meron isang pastor. Hindi lang isang pastor, maraming pastor ako nakilala. Ang ministry nila, puro kabataan lang. Mga kabataan, walang pang-operate. Kung may pang-operate man, nakagaya nga na sinasabi ni Joshua, yung anak ko, meron siyang pitaka. Pagtanggap ng allowance niya bilang estudyante, ihiwalay niya ang para kay Lord. Isang pitaka niya. Sabi mo sa katabi mo, ginagawa ko kayo. Meron ka bang isang pitaka para kay Lord? Anong sabi niya, hindi po kay estudyante tayo, accepted na tayo, no? Meron siyang pitaka. Pagkatanggap ng allowance, meron siyang isang pitaka para kay Lord, nakahimula yung para kay Lord. Pero sakaling mga isang estudyante ay laging may perang nakahimula yung para kay Lord, eh alam natin estudyante yan eh, amen? Kunti lang ang offer niya, hindi na lang yan. Nakabase lang yan sa allowance niya. Pero alam niyo po ba yung mga pastor na ito? Hinayaan nilang na yung mga kabataan ang maging member niya. Mga malilingkit lang ang types and offerings. Pero nung ang mga kabataan ito ay natrain at takat saka nahubog. Amen! Ito ang maging mga naging pastora, ang pastor niya, ang mga kabataan ito. Amen! At ito ang nagpalaki ng ministry niya. Amen?
Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo sabihin bata ka. Ikaw ang magpapalaki ng kingdom of Jesus Christ. Palakpakan natin sa Lord. Ikaw ang magpapasok ng maraming kingdom nito. Ikaw ang magtatayo ng kingdom of Jesus Christ sa iba't ibang lugar. Amen! Amen! Sabihin mo sa katabi mo, totoo yun. Totoo yun. Minsan hindi natin ina-expect, hindi natin inaasahan. Pero yun ang totoo. The Lord is changing us from glory to glory. Sa mga una, makamulit tayo. Sa mga una, yung mga damit natin, mga pit na akala mo lumpia. Sa una, yung mga damit natin, likod yung dip, labas yung likod, labas yung dip-dip, labas yung hita, labas kilikili, labas ang bewang. Sa una, magagalaw-gaw tayo, amen. Sa una, yung mga buhok natin, di natin maintindihan, kung pahalong ng manok, kung ano yan. Di natin maintindihan. Pero bandang huli, amen! Ang mga kapataan ito ang gagamitin ng Lord. Mightily, effectively, it is final act. Ituro mga tabi mo, sabihin mo, ikaw na ka! Ayaw mo kang magkulang sa Panginoon. Amen. Amen! Hallelujah! Praise God! Sino-sino ang mga kapataan na nakita natin ang babata pa lang ginamit ng Lord? Si Samuel. Malingit. Anak ni Ray, malingit. Next, si Samuel sa Bible. Ang bata-bata pa ni Samuel, nakasuot na lang sa kasuot ng sasordote. Ang bata-bata pa niya, full-time na siya. Ang bata-bata pa niya, naglilingkod na siya sa Panginoon. Amen? Hindi sinabing bata pa lamang siya, may kasintahan na siya. Hindi sinabing ganun. Hindi sinabing bata pa lang siya, papalit-palit na yung kasintahan niya, hindi sinabing ganoon. Ang sabi ganoon, bata pa lang siya, naglilingkod na kay Lord, full time na siya, bata pa lang siya. Si David, ang bata-bata pa lang niya, pero kaya niya karapin ang malalaking problema. Ang malalaking pagsubok, ang malalaking laban ng buhay. Amen? Kayang-kaya niyang patakpatawin si Goliath. Meron siyang malaking pananampalataya sa Diyos sa murang-murang niya. Kaya ang sabi ng 1 Timothy 4:12, 1 Timoteo 4:12, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Huwag mong hamakin ang iyong sarili at huwag mong hayaan maliitin at hamakin ka dahil bata ka pala. 1 Timoteo 4:12, bagkus maging halimbawa ka sa pananalita, sa pananampalataya, sa mga kilos at galaw, maging magandang halimbawa ka. Maging magandang halimbawa ka sa pag-uugali at maging magandang halimbawa ka sa katwiran o kamanala. Amen? May tao ako mo rito? Maging magandang halimbawa ka sa katwiran sa kamanala, sa magandang pag-uugali, sa mga kilos at galaw, sa mga pananalita, maging magandang halimbawa ka. Kahit bata ka pala, kahit murang gulang ka pala, maging magandang halimbawa. Pakisabi, maging magandang halimbawa. Wala namang ibang tutularan ang mundo kundi tayo. Amen? Ang mga unbelievers, sino po ba ang tutularan nila? Di ba tayo? Hindi tayo mga born again Christian ang tutulag sa mga unbelievers. Amen? Pag nakita mo yung unbelievers sa mita to, kukopihin mo. Mali yun. Pag nakita mong naka-microsort sila, magma-microsort ka rin. Mali yun. Pag nakita mong hindi ayos yung kanilang kilay, ganun din ang gagawin mo. Matutulisin mo rin yung kilay mo. Mali yun. May tao pa mo rito. Ang kinakailangan ng tinutularan natin si Kristo. Amen? Unang Korinto 11:1. Sino ating tinutularan? Dapat? Si? Kristo. Ang dapat natin tinutularan. May tao pa ho na rito.
At kailangan din dapat tularon si Kristo. Kailan? Ngayon na. At balikan natin ito, accept whoever the Lord chooses as our co-worker in the ministry. Pinadala ng Diyos yan, itarayin mo, tanggapin mo, mahalin mo, i-equip mo. Amen? May tao mahuwa rito? Amen po ba? Ano sa mga sagot? Noong una, magkasama si Pablo at si Barnabas. Bandang uli, manang kasama ni Barnabas. Parehas pa rin sila ng ministry. Tagagayon, JM pa rin sila. Pero si Barnabas ang kasama niya, si Marcos na. Samantalang si Pablo, si Silas na ang kasama niya. Amen! Amen! Huwag mo sabihin, kalalagay ka muna dun sa kamyo, ililipat ang agad naman ng gimba, tagamin mo. Amen! Parang tagangimba, may padala na agad sa bigkit. Mabilis! May tawag mo ba dito? Ngayon na may mapadala, eh kailan ba? Ano mo mang hinihintay natin? Amen? Kaya nga hindi binibigyan ng anak para walang sagabal eh. Mahirap yung maraming anak. Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Iniisip natin yung mga permission pinila. Amen? Yung anak mo hindi mataka-enroll. Wala pang school supplies. Ito ang pangunan rito. Saan yung mag-ibig to kuya? Tanggapin natin sino man ang magiging kasama natin sa ministeryo. Para magamit tayo ni Lord mightily effectively. Sabi ng Biblia, as iron sharpens iron, so man sharpens another man. Anong ibig sabihin niya? Kapag yung dalawang bakal lang kiskisan, tumatalas yan. Is naaalis yung malawang. Ganyan din ang bagong tao. Kung sino yung mga nakakasama mo sa ministry, may natututunan ka sa kanya. Amen! At may natututunan siya sa iyo. May natututunan ka sa kanya at may natututunan siya sa iyo. At huwag mong ipipilit yung gusto mo, gusto mo. Ganito yung, ito yung paborito namin palaging lutuin. Bumibili kami ng paan ng manok na puro litid ang tigas. Ito yung gusto namin lutuin. Kaya bago ka lamang dito, sundin mo kami. Huwag mong, yung mga paborito kong lutuin, kalimutan mong lahat yan. Dito tayo sa paan ng manok na puro litid at matigas. Hindi ganun. May tao mahumorito. Bigyan mo siya ng chance. Napakapaglugto siya ng ginataang patola, puro upo. Na may iba-iba naman yung ating kinakain at hindi naman puro paanang manok na puro litin. Eh mo ba, kalaki-laki ng katawan, bakit pa ang gusto? Alam mo nung unang panahon sa Kingdom of Jesus Fellowship, wala kami makain kundi puro paanang manok at ulo ng manok. Sabi ko, wala namang katawan yan. Puro na lang ulo at paa. Ewan ko ba ngayon yung mga tinanggihan na namin, siya pa rin, siya yung gustong-gusto nila. Eh okay lang sa atang uminsanan eh. Hindi, paborito talaga eh. Eh tao mahumarito. Nakakita na kayo ng baboy. Sila hindi pa nakakita. Yung baboy, pinaliguan, pinahiran, sinampo, kinundisyoner pa. Opo, sinuklayan pa, pinabanguhan pa. Nilagyan ng higaw, babae, kurselas, sintas, mamahalin talaga, perlas, nakikinig pa mo tayo. Ano pong nangyari? Pagkatapos gawin sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito, bumalik sa pusali, naglumdumlino. Aray ko. Ganyan ang marami, nakikinig pa mo tayo. Ganyan ang marami. Inaangat, binibless ng Lord. Tinitira sa magandang tahanan, binibigyan ng magandang sasakyan. Amen?
dinadala sa magandang eskwela, ha? Binibigay ng masarap na tulugan, amen. Pero hinahanap pa rin yung dati. Napakarami matapos ng pamon again, natuto ng sumumpas sa Espiritu ng katotohanan, babalik uli sa rosary. Babalik uli sa pagsamba sa rebulto. Magpipinitensya na naman, pumunta na naman sa Black Nazary, and the born again na. Mag-Hail Mary na naman, and the born again naman. Inalis na nga sa misyon kasalanan, babalik pag-uli. May tao mahuga rito. Kaya sabi ng Apostol Paulo sa mga taga-Galacia, eh hindi kayo dapat bumabalik pa sa mali. Galing na kayo sa mali, babalik pa kayo riyan. Itao ako ba rito? Kaya kung ano yung mga bagong pagkain, bagong pananamit, tanggapin natin, amen. Amen. Bagong kasuotan, bagong sasakyan, bagong eskwelahan, tanggapin natin, amen. Bagong mga kaibigan, bagong mga friends na ililigtas natin, amen. At kung meron tayong mga bagong nakakasama sa ministry, tanggapin natin, amen. Palakpakan natin sa inyo. Pag pinaawit ka sa mensya, saawit ka. Pag pinaawit ka sa hotel, saawit ka ron. Pag pinatugtog ka sa mensya, tugtog ka, amen. Pag pinatugtog ka sa hotel, tugtog ka ron, amen. Pag pinagturo ka sa mensya, turo ka. Pag pinagturo sa atis, turo ka ron, amen! Pag ang camp sa outreach, atin tayo, amen! Pag ang camp sa Metro Manila, atin pa rin tayo, amen! Amen! Palakpakan natin sa rin. Accept whoever the Lord chooses us as our co-worker in the ministry. Sino mo niyang isasama, ipapadala sa atin ng Diyos, tanggapin natin at mahalin natin. Kaya yung pinadala ng Panginoon ng Ama kay Jesucristo, si Judas Iscariote, hindi tinanggihan ni Jesus. Si Levi, na ginawang Matthew, the tax collector, hindi tinanggihan ni Jesus. Si Judas Tadeo, si Pedro, no, na tinatawag din si Cephas or Simon, si Nathaniel, na tinatawag din Bartolomeo, si Thomas, si Philip, pinadala sila. Nang Ama kay Jesus, tinanggap niya. Amen? May tao mahuma rito. Amen? Marami ipapadalang atente sa atin ng Panginoon, tanggapin natin. Marami mga classmate, mga kaibigan, office mate, na pinapalita sa atin ng Panginoon, iligtas natin. Amen? Pag sinabi ng Lord, iligtas mo ang teacher mo na iyan, ayoko. Terror yan eh. Kaya terror, kaya hindi, iligtas mo, nangangailangan ng kaligtasan niya. Amin po ba? May tao ba humo rito? Kipangit siya kayong maganda, iligtas mo. Nangangailangan siya ng kaligtasan. Amen. Accept whoever the Lord chooses us as our co-worker in the ministry. Tanggapin natin. Welcome to the Praise and Worship Ministry. Welcome to the Kingdom of Jesus Christ. Welcome to the Dance and Tambourine Ministry. Welcome to Evangelism Ministry. Welcome, amen? Itao pa mo ba rito? Kaysa tingin mo, hindi marunong sumabay sa tono, sa tempo, tanggapin mo lang. Itao pa mo ba rito? Sa totoo lang ako, na-bless ako kay Sister Joy ngayon eh. Eh dati, si Sister Joy, hindi nakakasabayan sa tono eh, sa totoo lang. Amen! Kaya sabihin mo, Joy, sa mama at papa mo, mama at papa, pag-lawad kayo, hindi kayo nabigo sa pagtulak sa akin. Ayaw ni Sister Joy maglingkod sa Panginoon, especially yung mama niya, lagi siya tinutulak. Pag tinanong mo siya, Joy, ba't ka naglilingkod sa Panginoon? Kasi gusto ng mama ko eh. Amen. Kaya sabihin mo sa mama mo, Joy, mag-blow out siya. Amen. Magpatay siya ng sardinas.
nagtagumpay yung mama mo. Ayan, palakpakan natin sila. Kaya kayong mga nagtsatsaga, sa mga pinagtsatsagaan ninyo, ano mga klase ng mga tsaga yung ginagawa ninyo? Amen! Sino man sila, hindi mawawala ng kabuluhan niya. Amen! Lalo na yung mga nagbibigay ng tithes, offerings, first fruits, donations, pledges, sacrificial giving sa Kingdom of Jesus Fellowship para ito patuloy na makapagligtas ng maraming kaluluwa. Hindi mo mawawala ng kabuluhan ang lahat na ninyong ginagawa. Amen! Sapagat ibabalik sa inyo ng Diyos, hindi lang ang salapi, hindi lang ang pagpapala, maraming kaluluwa ang ibabalik sa inyo ng Panginoon para makasama natin sa kalangitan. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Itao mahuma rito. Pinadala sa Praise and Worship Ministry, boses palaka, tanggapin mo lang. Yes! May guardian angel yan. At yung guardian angel niya, mabibingi sa boses palaka niya. Pupunta ng langit, at sabihin ng guardian angel, Lord Jesus, natutuloy na hinting ako sa Praise and Worship leader na iyon, boses palaka. Pagandahin mo na po! Maawa ka na po, hindi sa kanya, sa tenga mo. Ang gagawin na Lord Jesus, magagandahin niya yung boses niya. Amen! Pag nagtatamburin, pares kaliwa yung paa. Oh. May guardian angel niya, natutulim na. Aakat kay Jesus sa langit, at sabihin niya, Lord Jesus, ayusin niyo na po yung pagsayaw nito, sinatutulim na ako. Maawa ka na po hindi sa kanya sa mata ko. Tulik na. Pag-aayusin ng Lord yung pagkasayaw niya. Amen? Nakikinig po ho ba tayo? Huwag mo sabihin hindi ka marunong mag-prayer and fasting. Huwag mo sabihin hindi ka marunong mag-follow up. Huwag mo sabihin hindi ka marunong mag-evangelist, mag-public study, mag-cell group, mag-turo, mag-aral, tumawi, tumugtog. Huwag mo sabihin yan! Kapag willing ang maglingkod sa Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Amen po ba? Tutulungan ka nilo. Tutulungan ka. May tao ang mahuwa rito. I-offer mo lang yung sarili mo, i-offer mo lang yung buhay mo sa Panginoon. Maging masunurin lang tayo sa Diyos. Inaalala ko nga nung nagtatrabaho ako sa Akay Philippines as service technician. Noong una kami dumating na Akay Philippines, lima yata kami out of 70 applicants, lima kami natanggap. Dami namin dinaan ng examination. Ang unang examination namin, amin dinaan, abstract form. Sa abstract form pa lang, nabawasan na kami. Pagkatapos, another written examination. Then interview. Another written examination ulit, interview again. Tapos actual examination, interview again. Ang dami namin hindi naanan. May tao mamuha. At pagkatapos kami nagkatrabaho noon, hindi pa kami regular. 6 months provisionary training kami. May mga nagbabantay sa amin, baka kami magkamali. Baka makasira kami ng mga amplifiers na mga ginagawa namin. Mga may mga nagbabantay sa amin. At yung mga nagbabantay sa amin, pwede namin lapitan anytime para tanungin amin para huwag kami magkakali. Amin po ba? May tao ba ho rito? Sana ganun tayo. Amen? Humble tayo na willing tayong magpaturo. Amen? At tayo rin naman ay humble na willing turuan ng iba. Amen? Pag mo sabihin, hindi ka natuturuan, baka isang araw, mas magaling ka pa sa akin, eh, mali yun. Pag mas magaling pa sa'yo, tinuruan mo, ibig sabihin, magaling ka magturo at hindi ka matamot. Sabi ko nga sa inyo, tatlong araw, ang yun ka, wala islam dito, ang isa. Siguro nagkulang din ako eh, kasi kami nabayaan mo sa mga kamataan eh.
itong pag-aasikasa na ito. Dahil inasahan ko ng mga nagdaan na kaya nila, yung sila-sila lang. Kaya pinapayaan ko sila. Kung natinulungan ko sa pag-aanap, etc. Pinayaan ko sila na mag-programa, everything. Hindi ako nagsabi, magtuturo ako, magturuin ninyo ako, hindi. May taong pa ako. Ganyan po ang pagkatao ko. Willing ako mag-giveaway para sa iba. Amen? Kahit hindi ako tumayo, walang problema. Alam niyo nung ako'y nagsisimula sa ministry, meron kami kasama sa praise and worship ministry. Magaling siya mag-gitara. Pag nagpapaturo ko sa kanya, iba yung kalabit niya. Iba. At kapag nanonood ako sa kanya, nakikita niya nanonood ako sa kanya sa mga kalabit at pagtipan niya, inilalayo niya yung gitara. Hindi niya pinapatingin sa akin. Kita ako pahuma rito. Kaya ginawa ako, nagpunta ako ng prisko. Doon ako nagpaturo. From Cubao to prisko. Doon ako nagpaturo. O kaya naman ang ginagawa ko, hindi niya pinapakita sa akin, tinatalasan ko yung tenga ko, parang bulag. Tinatalasan ko. Binibilang ko yung bit niya. Binibilang ko kung paano. Kita ako pahuma rito. Dapat hindi tayo maramot, amen, na magturo sa iba. At hindi rin tayo maramot kung tayo may mababaglong na handang pagturo. Ang totoo nga, kung kailan tayo nagmumuramot at ginagamit the Lord by the effectively, dapat lalo tayo umaatid ang umaatid sa natures, amen, sapagkat dito tayo nagmula. Dapat nga tatlong araw eh. Dapat nga, patid mo pa, tatlong araw lang yan eh. Pag sabihin ko lang ng damit namin, dagdagan mo pa, extra pa lagi. Eh si David, nung nilamaan na niya si Kulayan, limang bato ang dala niya eh. Apo. Yung isang bato lang ang ginamit niya, meron pa siyang apat na reserva. Eh kung sumablay siya, di wala siyang reserva. Ngayon, hindi naman siya sumablay kasama niya si Lord. Eh para saan pa yung apat? Remembrance niya, souvenir. Ganun yun. O kaya naman, baka meron pang kapatid si Gulayan. Biglang dumating, hagi-gatiri. Meron pa siyang apat amin. Amen! Dapat lagi kang pereserva. Hindi mo pwedeng sabihin tatlong araw yan, half day lang ako, isang araw lang ako. Hindi! Kung ano yung sinabi sa'yo ng Diyos, yung nasunti mo! Wala na sa pagod. Kung ano yung liti, yun ang sunti mo, amen! Kagaya nga ako ngayon, wala akong islam. Sa yung camp na ito, wala akong pangangaral, wala akong turo, wala akong inihanda rito, amen! Pero due to public insistent demand, andito ako ngayon para mag-sermon. Amen. Ibig sabihin, magturo ng magandang mensahe. Amen. Sino pong naiinit ang taas ang kamay? Eh, mas naiinitan ako. Nakakontenta ako eh. Amen. May tao pa rin rito. Hindi mo manapansin habang naiinit ako kung magwapo ako. Kung hindi mo tatangkihan ng iinit, lalo kang gaganda ang magwapo. Pag hindi mo tatangkihan ng lamig, lalo kang gaganda ang magwapo. Amen. Kaya, saan ka man ipadala ni Lord para iligtas sila, tanggapin mo yung mga tao yan para maligtas. Amen? Saan mang lugar, saan mang bansa ka ipadala ni Lord, tanggapin mo ang lugar, tanggapin mo ang bansa yan. Amen? Para iligtas sila. At sino man na makakasama mo sa ministry, magkakaroon man ng reshuffle, tanggapin mo. Brother, sister, tayo pala ang magkasama ngayon sa ministry. Praise the Lord. Amen?
pagbubutihin natin ito. Amen. Kung pareha sa mga dalaga at mga binata, magkapatid lang tayo, walang ligaw-ligaw dito, ha? Kitao pa ba rito? Ano sumasagot? Pero sa pagkakit natin ng 40, tayo talaga, di mas maganda magkasama tayo sa ministry. Amen. Kitao pa rito? Alam ka na magkasama ka ng taga-dating daan, natural, hindi. Pero pagkakit natin ng 40 yun, ay medyo ayaw ng 40, 35. Kung ayaw ng 35, 30, pwede na rin. Below, mapapababa natin, huwag naman, i-enjoy mo ang pagiging single mo. Amen? Tama mo rito? Pwede ka rin naman maging single forever. Pwede rin naman. Pwede rin yun. Tama mo pa rito? Accept whoever the Lord chooses as our co-worker in the ministry. Palakpakan natin si Lord. Next. God's call must be greater than our feelings and emotions. God's call must be greater than our feelings and emotions. Ang panawagan ng Diyos lampas sa ating mga damdamin at emosyon. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang. Amen. God's call is greater than our feelings and emotions. If we will rely on our feelings and emotions, hindi tayo makapagliligtas sa maraming kaluluwa. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. So God's call must be greater than our feelings and emotions. Amen. Look at number 2. Luke 9:59-16. Basahin natin. Luke 9:59-16. Basahin natin. He said to another man, follow me. Kanina, sabi ng lalaki, I will follow you. Amen. Itawa mo ba rito? Itawa mo ba? Kanina yung isang lalaki, decision niyang sumunod kay Lord. Amen. Decision niya. But this time, hindi niya decision. Decision ni Lord. Halika, sumunod ka sa akin. At anong sabi niya, but he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead. But you go and proclaim the kingdom of God. Anong ibig sabihin niya? Pagpatay na ang tao, patay na yan. Wala ka nang magagawa pa riyan. Amen. May tao mo ba rito? Hayaan mo yung mga patay espiritual ang pag-asikaso sa patay. Amen. Ang asikasuhin mo yung buhay na nangangailangan ng paligtas. Pangalawa, sabi niya, Lord, first let me go and bury my father. Pauwiin mo muna ako. Hayaan mong ilihin mo muna ang aking ama. Bakit? Patay na ba yung kanyang ama? Hindi pa! Hihintayin niya, mapatay muna yung kanyang ama bago siya magbabagong buhay, bago siya maglilingkod sa Panginoon. Amen! Hihintayin niya muna mamatay yung kanyang ama bago siya maglilingkod sa Diyos. Meron siyang timetable kung kailan siya maglilingkod sa Diyos. Naalala ko yung pinsan ko. Nagkita kami noong nakaraan sa pinsan din namin namatay. Hindi pa rin nagbabago ng pag-inom ng alak at panini, Carillo, ang mababae niya. Anong sabi niya sa akin noon, 18 years old siya. Kuya, pag 40 years old na ako, saka na ako magbabagong buhay. Titigman mo na muna lahat ng bisyo. Pag natigman mo na 40 na ako, magbabalik loob na ako sa Panginoon. Eh, more than 40 na siya. Hindi pa rin nakakapag-inibalik loob sa Panginoon. Is it? May tao pa ako pa rito. Misang ganyan tayo. Saka na akong magbabagong buhay. Saka na akong maglilingkod. Saka na akong magpupultan. Saka na akong kakayo. Meron silang timetable. Amen? Para maglingkuran ng Diyos. May tao pa ako pa rito. Pero hindi ganun ang sabi ng Lord, go! And proclaim the kingdom of God. Umahayo ka na.
at magligtas ka na ng kaluluwa. Ipahayag mo na ang kaharian ng Diyos. Amen? Bakit Kingdom of Jesus ang pangalan ng church natin? Eh, biblical na biblical yan. Eh, proclaim the Kingdom of God. Proclaim the Kingdom of Jesus. Because Jesus is God. So kasa ba kayo? Paliwanag niya. Obey God immediately as we hear His call. Obey God immediately as we hear His call. Kapag narinig mo yung panawagan ng Lord, sundin mo na kaagad siya. Amen. Pag sinabi ng Lord, kayong ka na, maritas kayong ka na magbagong buhay, gawin mo na. Amen. Gawin mo na ngayon ang pinapagawa ng Diyos. Gawin mo na yung pinapagbigay ng Diyos. Puntahan mo na yung pinapagpuntahan ng Diyos. Amen. Huwag nang pamutumpik-tumpik pa. Amen. Yung iba, mangangaral, pagbuti na ang buhok, pag wala ng ipin, nung kabataan niya na marami siyang ipin at di pa puti ang buhok niya, pag iaasahin siya sa pangangaral, hindi naman ako tinawag dyan eh. Kayo po ang hinahanap, kayo po ang hinahanap. May tao pa ho ka rito. Ano sa masa to? Pag pinapahayo ayaw, matatagalin pa. Kung kailan tatlo na yung anak, saka maglilingkod sa Panginoon, paano ka makakapaglingkod sa Diyos eh? Tatlo na yung anak mo. Naunawaan ninyo ako? So obey God, no? Immediately, as we hear His voice. We have to obey God immediately as we hear His voice. Itao pa ho ba? Kailan tayo susunod sa Diyos? Hebrews 4:7, harden not your heart. No. When you hear the voice of God, huwag mo lang pagmatigasin pa ang iyong puso. Kapag narinig mo ang panawagan ng Diyos. Itao pa ho ba rito? Sabi nga sa kanta, kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas? Next. Anong next? Ayan. Don't give your time. No? Tama ba English natin? Don't give your time when will you obey God? Tama ba yun? Pag mali, correct ninyo si Janine, ha? English si Janine yan. T.I.P. English yan. Correct yan. Correct yan. Oo, yun na nga. Maybe sabihin. That is a P.U.P. English. Ikaw pa yun pa rito. Sa Tagalog! Tingin mo kayo sa akin. Lord, susunod ako sa inyo, pero hintayin nyo muna mapaglingkura ko yung tatay ko hanggang mapatay siya. Pag naaling na paglingkura ko na siya, tumanda na siya, namatay na siya, okay na ako, maglilingkod na ako sa iyo. Hello? May tawag pa ako ba rito? Meron siyang oras para maglilingkuran niya sa iyo. Kailan tayo maglilingkod kay Lord? Ngayon na. Kung tinatawag tayo into full-time ministry, ngayon na. Into part-time ministry, ngayon na. Amen? Whether the full-time basis or the part-time basis, ngayon na. Kaya may kasintahan kayo mo lang maglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya may pera kayo mo lang maglingkod sa Diyos. May tao pa mo ba rito? Eh, lingkod ng Diyos, di mo mo sinasabi niyo ng trabaho ko kayo naman sa akin, Philippines as your destination. Bakit di mo kayo nakapagpatuloy? Eh, tinawag na ako ng Diyos eh. Amen? Tinawag na ako ng Diyos. Sabi sa akin ng Lord, hindi ka technician. Hindi ka mag-aayos sa mga sirang TV. Sirang amplifier. Sirang DVD player. Kaya ayusin mo mga sirang puso. Kaya kung minsan yung mga trouble pag electronics, nakikialam ako sa gilid lang. Baka pwedeng i-analyze ko ng konti. Baka may maitulong ako. Kasi kahit paano nakatapos ako ng 2 taon para riyan sa electronics. Pagamat hindi ko na alam ng lubos, pero i-analyze ko na ng konti para masalim ko yung problem. May tao ba ko ba rito? Nasaan pa talaga ang problema? Titignan mo lang yung link niya. Baka ma-analyze ko.
May tao pa mo ba rito? So kailan tayo magbabagong buhay? Kailan tayo tatalikod sa bisyo at kasalanan? Kailan tayo maglilingkod sa Diyos? Kimikisuntahan kayo wala? Ngayon na. Kimipera kayo wala? Ngayon na. Meron isang full-time business at three story. Nagpaalam siya. Sabi niya, magkatrabaho muna ako saglit. Kukuha lang ako ng pera sa trabaho para habang full-time ako, may pambili ako ng mga damit ko. Hindi na ako nakabalik uli sa pagpupultan. Hanggang ngayon, hindi nakakabili. Nagka-TV-TV na, hindi nakakabalik. Pakinggan niyo ako. Pag tinawag ka ng Diyos na magbagong buhay, huwag mo nang intindihin ang bisyo at kasalanan mo. Siya ang mag-aalis lahat niya. Pag tinawag ka ng Diyos, marami kang kulang. Hindi ka magaling umawis, sumayang, tumugtog. Wala kang magagandang kasuotan. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo at magbibigay ng lahat ng pangangailangan mo. Pag tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod, may mga anak ka para mag-aral, bahala ang Panginoon. Ang Diyos ang magpapaaral sa kanila. May tao pa mo ba rito? Ipinagmamasdan-masdan ko yung vision ko ni Joseph. Joseph, hindi pa nakakailom hanggang kayo. Alam niyo din mo katabi mo, baka na sa'yo yung pang-enroll. Ibigay mo na. Kung hindi man buo, kahit konti, ibigay mo na. Tinitingnan-tingnan ko kung babayaran niya for the whole year. 54,000. Pera school supplies, pera baon niya. Pera pangpagubin niya, pera uniform niya. 53,000, 54,000, i-round mo in a year. Sabi ko yung discount natin, pastor's discount 20%. Nabawas na ba yan? Oo, nabawas na. Mga more than 60 yan, kung hindi nabawas yung discount bilang pastor. Tao pa mo rito. Discounted na malayo. 54,000 pa rin. Amen? Alam mo din mo katabi mo, yung love gift ng man of God, Ricardo de Carillo, ibigay mo na. Pag binigay mo yung para sa Diyos, ibibigay din ng Diyos yung para sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na maybe to hold back. Alam mo naman para sa lingkod ng Diyos yan eh. Hindi mga lingkod ng Diyos, lingkod ng Diyos. Iba yung para sa kanila, iba yung para sa akin. May tao pa ako ba rito? Misang tumadaan lang sa iyo yan eh. Pero, ibigay mo sa akin, kagaya ng rilong ito. Dumaan lang ito kay Pastor Michael, pero binigay niya sa akin. Sino nagbigay sa inyo ito, Pastor Michael? Ha? Ha? Binigay ng tiyuhin niya. Sabi ng Lord, "Oy, dumaan lang sa iyo, ibigay mo sa likod ng Diyos." Binigay niya sa akin. Ganyang kabait si Pastor Michael. Kaya lalong pinapalaki ang tiyan. Lalong pinupromote ng Panginoon. Pinapapunta ko sa ang lugar. Sipin mo. Kasabay mo ng bigyan ng binigyan na napakaganda, napakamaasikaso, napakabait na sa ama. Hallelujah. Sipin mo. Itaaw pa ako ba rito? Eh, pwede namang magdamot si Pastor Michael. At pwede naman niya sabihin, "Di Lord, akin mo yan eh." Hindi, sabi niya, "Bigay mo na ang tiyuhin ko, nakalimutan mo na ang tiyuhin niya itagbigay eh." Pinadaan lang daw mo sa akin. Pero may pangalan niyo, Ricardo de Carillo. Sabi ko, "Saan?" "Eh mo, nakikita mo, pero hindi nakikita ko." Invisible. Eh, tao mo ako rito. Alam mo, pag ibinigay mo yung para sa totoong lingkod ng Diyos, Ricardo de Carillo, may ibibigay naman ng Diyos para sa iyo talaga. Higit mo sa iyong inaasahan. Amen? Amen. Sabi nga ng mga kapatid natin sa gimba, kaya kami sumama sa Kingdom of Jesus Fellowship kasi rito nagkakaisa kayo. Kung ano yung pinamamahal ng lingkod ng Diyos, sinusunod din niyo. Amen? Pag sinabi ng lingkod ng Diyos, hindi kayo uuwi. Amen? Ito pa ako pa rito. Amen. Sino'y papatayin ng asawa pag hindi ako uwi? Hindi totoo yun. Naranasan nila Pastor Dali, hindi naman siya napatay eh. Naranasan na yan.
Amen po ba? Amen. It's not your choice of time when will you obey God. Yeah. Siguro ano na to? Ano English? US na English siguro ito. It's not your choice of time when will you obey God. Tama na yan. Tama na yan, Mike. Yan, Quezon City Polytechnic University English na yan. Ako, aminado ako na talaga ako magaling sa English sa totoo lang. Dahil ang paborito kong subject, recess. Ito, vacant period. Uwian na. At saka isa pong paborito kong subject, mommy, I go out. Yun na, kapisado ko yung English na yan. Mommy, I go out. Ay, kapisado ko yan. Kahit nakapigil, mommy, I go out. Naalala mo yung classmate ko. Absent. Absent siya. Sabi, gumawa ka ng excuse letter. Bakit ka absent? Pagawin mo yung parents mo o guardian mo. Eh, siya lang ang gumawa. Ito ang sabi niya. Please, execute my son for being absent yesterday. Sabi niya, please execute my son for being absent yesterday. Imbis na, please excuse my son for being absent yesterday. Sabi niya, please execute my son. Pinapapatay na niya anak niya eh. Please execute my son. Sabi ka, for being absent yesterday. Because he had a stomach pain. Sabi, execute my son. Sabi ng teacher, ano, pinapapatay ka na ng parents mo sa akin? Execute, sabi ko. To whom it may concern. Please execute my son. Sabi ka. Ito ako ako rito. Kaya nga, dito to ito. Kaya ka alam ko hindi ako magaling mag-list, hindi ako mag-English, hindi ako sanay. Erang English lang ako. You know, Manny Pacquiao. You know, was Manny Pacquiao, puro you know eh. Pinadala ko yung mga anak ko sa maayos sa eskwelahan. Amen? Para yung hindi ko naranasan, maranasan nila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ko sa mga. Hallelujah! It's not your choice of time, when will you obey God? Next! Yeah, the man will wait until his mother die before he will heed the call of God. Hihintayin muna ng lalaki na mamatay yung tatay niya bago siya maglilingkod sa Diyos. Ikaw, sino hihintayin mo muna ng mamatay ka bago ka maglilingkod sa Diyos? Ay kung hindi mamatay yan, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Mag-aasama muna ako bago ako maglilingkod sa Diyos. Mag-aaral muna ako ng kasintahan bago ako maglilingkod sa Diyos. Good mo ganun. Kailan tayo maglilingkod sa Diyos? Ayun. Next. We must submit our will to God's will. We must submit our will to God's will. Dapat yung kalooban natin ay isubmit natin sa kalooban ng Diyos. Ito yung gusto ko, pero yung mas gusto ng Diyos ang dapat masunod. Amen. Ito yung nais ko, pero mas gusto ng, yung nais ni Lord ang gusto kong masunod. It's not my will, but God's will be done. May tao pa ko marito. Next, number 3. Number 9, 61 to 62. Last na to, no? Last number. I'm almost done. Number 9, 61 to 62. Basahin natin. Still another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Anong sabi ng isa? Lord, maglilingkod, susunod din naman ako talaga sa iyo. Kaya lang,
gawin muna ako. Kikis goodbye muna ako sa loved ones ko, sa family mo, sa friends ko. Amen. May tao ba mo ba rito? Kikis goodbye muna ako. Pero anong saan sabi ni Jesus? Dito mo maiintindihan eh. Kasi ang trabaho sa Israel, mga magsasaka, mga mag-aalaga ng pastol, mga humahabi ng linen, yun ang mga trabaho nun eh. At ang sabi ni Jesus, kapag nag-aararo ka, hindi ka pwedeng tingin ang tingin sa likod pag nag-aararo ka. Pag nag-aararo ka, hindi ka pwedeng tingin ang tingin sa likod. Diretso lang ang tingin. Amen? Para yung araro mo pantay. Hindi ka karapat dapat na maglingkod sa kay Kristo kapag tingin ka ng tingin. Ano pong ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin ng Sister Janine? Yung paliwanag natin. Number 3. Love for God is greater than love for our family. Loved ones and friends. Mahal mo kaibigan mo pero mas mahal mo sa iyo. Mahal mo pamilya mo pero mas mahal mo sa iyo. Amen. Mahal mo ang mga mahal mo sa buhay pero mas mahal mo si Lord. May tao pa ko ba rito? Love for God is greater than love for our family. Next. To obey God is our personal decision. Despite that our loved ones have not yet decided for themselves. Tingin kayo sa akin. Marami na born again na. Pero ang mga mahal nila sa buhay hindi pa born again. Amen. At pinipigilan silang tumunod maglingkod. Amen. Huwag na huwag papapigil. Dadalo na lang ako pag namunaginat ng pamilya ko. Maglilingkod lang ako pag maglilingkod na rin sila. Maraming hindi naglilingkod ang pamilya at mga mahal sa buhay. Amen. Kaya hindi naglilingkod ang pamilya at mga mahal mo sa buhay, maglilingkod ka na sa Diyos. Amen. Nakatumahan ninyo ako? Nung ako'y na-born again, marami akong kaibigan, circle of friends. May pinapasa akong eskwelahan na hindi ako nag-aaral doon. Dahil sa circle of friends, dahil sa network of friends, may mga circle of friends ko na yan, tapos may mga friends pang iba, lagi na nagkakaroon ng network of friends na pupuntahan ko iba't ibang lugar, iba't ibang eskwelahan, iba't ibang tao nakakasalang mo nga ako. Nang tinawag ako ni Kristo, binahagi ko sa kanila ang pag-ibig ni Kristo, ayaw pa nila. Hinayaan ko sila kung ayaw nila. Nagpatuloy ako kay Kristo. Amen? Mahal mo mga kaibigan mo, mahal mo classmates mo, mga mahal mo sa buhay. Pero kung ayaw pa nila, magpatuloy kang born again at magpatuloy kang maglingkod kay Kristo. Amen? Tinatawag ka ng Panginoon. Tinatawag din ang isang pamilya mo. E ayaw pang maglingkod kay Kristo. Ang tanong, hihintayin mo ba sila na maglingkod kay Kristo bago ka maglilingkod kay Kristo? Hindi. Naunamanin niyo ako? Bago silang hintayin. Naunamanin niyo ako? Hindi. Naglilingkod ka kay Kristo. O tinatawag ka na yung kinilor para maglingkod kay Kristo. At ito, ang iyong mga mahal sa buhay, tinatawag din ng Lord. Hindi pa tumutugon. Bayaan mo sila kung ayaw mo nilang tumutugon ka. Amen? Maglingkod ka, maglintas ka ng kaluluwa, gamit mo pinapagawa ng Lord, ibigay mo pinapagbigay ng Lord. Kapag ka kung ayaw mo nila. Amen? May tao ka ho ba rito? Amen. Minsan ang ating mga mahal sa buhay, persecutor natin yan. Minsan ang ating mga kaibigan, persecutor natin yan. Ang ating mga classmates na close sa atin, pag ayaw mo nilang maligtas at ayaw mo nilang maglingkod kay Kristo, persecutor natin yan. Amen? Saka ka na rin maglingkod sa Panginoon. Iiwanan mo kami sa mission natin. Amen? Anak, maglilingkod ka na Kristo. Huwag muna ngayon. Saka na. Ano pong ibig ng tukuyin? Huwag tayong mapapigil. Ngayon ka tinatawag ni Kristo. Amen? Ngayon ka pinapaglingkod ni Kristo.
Huwag kang papapigil. Kailan ka tinatawag ni Kristo? Huwag kang papapigil. Kung ayaw mo ng mga kaibigan mo, mauna ka na. Kung ayaw mo ng mga kapag-anak mo, mauna ka na. Kung ayaw mo ng pamilya mo, mauna ka na. Huwag kang pabalik sa kanila. Hayaan mo sila ang sumunod sa iyo. Sa Carillo lang, ako ang unang namunagin tayo ni Ron. Utang na loob nila sa akin yan. At alam nila yan. Kaya kami nandito dahil mo sa iyo. Kahit sa mga pinsan mo sa Makunama, Diaz family, alam nila. Kahit hindi ako ang pioneer doon, pero naging malaking blessing ako sa kanila. Naging pinigpuhu mo tayo. Nakadawaan mo ba natin? Ayaw mo maglimpot ng pamilya mo, maglimpot ka na kay Kristo. Ayaw mo ng classmates mo, mga kaibigan mo, na maglimpot ka kay Kristo, maglimpot ka na kay Kristo. Amen. Kailan ka maglilimpot kay Kristo? Ngayon na. So, obey God is our personal decision. Despite that our loved ones have not yet decided for themselves yet. Eh, gusto mo nang mag-selfie. Tinatawag mo sila para sa groupie. Ayaw nila. Mag-selfie ka na. Halika, groupie tayo, groupie tayo. Ayaw nyo. Paala kayo sa buhay nyo. Selfie na ako. Sama-sama tayong maglimpot kay Kristo. Eh, kung ayaw. Kung ayaw nyo, hindi ako kay Kristo. Amen. May tao pa mo ba rito? Sino ba yung mga maiinit sa Panginoon? Meron tayong kadalawang kapatid. Sobrang init sa Panginoon. Inis na si iPhone. Oh, nagalit yung daddy. Pati pag gano'n niya, pinigil na siya. Sino yung mainit sa Panginoon? Iyon yung isang kapatid natin. Inis na sa uli yung cellphone. Pangalawang brother na. Na cellphone ng inisnats. Naapektuhan tuloy pati pagdalo. Amen? Sino yung mainis sa Panginoon? Yung isang sister natin na hindi na nagbubuyat dahil sa pag-ibig. Natumas ang tumas yung grades. Amen? Naging blessing, naging evangelize. Init-init sa Panginoon. Siya ang ninakaman ng cellphone. Amen? Itatahan ka rin ito. Yung mga maiinit, yun ang pinipigilan ng Diablo. Pero huwag ang mapapigil sa Diablo. Lahat ng nanahawin sa'yo ng Diablo, ipapalig ng Panginoon sa prosang rata. Pag dinako yung notary mo, ang ipapalig ng 10. Sobrang advance. May tao ba mo ba rito? Amen po ba? To obey God is our personal decision despite that our loved ones have not decided for themselves yet. Hindi pa sila, ayaw pa nilang maligtas. Maligtas ka na. Ayaw pa nilang maligkot, maglikot, maglikot ka na. Huwag mo na silang hintahin pa. Kasi kung hihintayin mo pa sila, baka sama-sama na kayo sa impyerno. O baka sama-sama na kayo na hindi nagagamit ni Lord mightily effectively this alala. May taong baho ba rito? Okay lang na hintayin natin sila ng konti, pero kakahihintay natin sa kanila at tayo naman ang mapapahamak na, ay huwag na iwanan naman natin sila. Amen. Hayaan natin silang lumabuli. Amen. May taong baho ba rito? Next, meron pa ba? Serving the Lord has no retreat and no surrender. Once na born again ka, tuloy-tuloy na yan, wala nang backsliding. Sabi nga ni Pastora Elvi, nakikita-kita ko ang lingkod ng Diyos nagkakasakit. Pero never na nakita ko siyang naghihina sa kanyang buhay ng spiritual. Ikmang kung manghihina pa ako, saan pa kayong huhugot ng lakas? Hugong? Di ba? Saan pa kayong huhugot?
lakas. May tao mahuma rito. Amen po ba? Saan pa kayo huhugaw? Pwede mo lang na kayo huhugaw dan? Nangihina ka na ka, manghihina pa ako. Kaya sa akin, bawal magkasakit. Bawal walang pera. Bawal. Kaya nga nang pumunta kami ng Boracay nila, Pastora Elmi. Sabi kay Pastora Elmi, baka yung bag mo, baka yung katawan mo, may cellphone, bawal lang may cellphone. Sabi sa kanya, yung cellphone ilagay sa bag, pinadaan sa x-ray. Baka buntis ka, bawal lang buntis. Yan, sabi ko na sa'yo, bawal mabuntis. Tinanong ko si Raquel, Pastora Raquel, si Pastora Elmi ba mag-aasawa pa? Di sumasagot. Di ko alam kung nabibigay mo, nagbibigay-bigayan, o ayaw lang talaga sa kapag. Mag-aasawa mo talaga si Pastora Elmi. Raquel, sabi mo niya, hindi na raw po. Oh, talaga lang. Amen. Serving the Lord has no retreat, no surrender. Amen. Pag naglingkod tayo kay Kristo, walang atrasan niya. Amen. No retreat, no surrender. Pwedeng magpahinga saglit para humugot uli ng lakas. Humugot uli ng lakas. Pero hindi mamamahinga at lalo sana mamamahinga. Amen. Tayong lahat ito ngayon. Tayong lahat ay mga patapikin. Ikaw ang nandito natitinig at nanonood. Ikaw ang nandito personal. Sayang sa gusto. Gusto kang iligtas ng Diyos. Gusto kanyang pagiligin. Gusto niyang maguhin ang iyong buhay. Gusto kanyang gawa ng dakila at mabubuting bagay. At sayang mo sa gusto. Maniwala ka man o hindi. Ikaw ang gagamitin ng Lord, mightily effective in this malalaman. Maraming mga matatanda, maraming mga bata, maraming mga tao at mga lugar, ikaw ang pupunta sa kanila, ikaw ang mahayo sa kanila. Lalo na ikaw ang nagsimula ng unang araw pala. At kung kararating mo lang hanggang umalis, tapos hanggang magbukas, sa upang sa ganon, anong mga kulangan mo ay mapunuan mo naman. At kung napuno ka na ng mga unang araw, huwag mo hayaang magkulang ka. Hayaang magpatuloy ang iyong pagkabuhay. At kung ang araw mo'y
na narito, naghihinig at nanonood. Kusang madang ang tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Kusang madang ang magbagong buhay at magbalik lang sa Kanya. Kusang madang ang maranasan ng buhay ng lahat. Sa lahat ng mga narito, kusang madang makaranas ang kagaling at himala sa Panginoon. Magpapalan ng puso para sa iya. Sa lahat ng mga narito, naghihinig at nanonood. Nais mo na bang maglingkod at ibigay na totohanan ng buhay mo sa Kanya? No excuses, no alibis and no reasonings. Magmuntingnan mo ano ang wala ka, ano ang kulang mo. Magmuntingnan mo ano ang aalisin sa'yo. Magmuntingnan mo sino ang kasama mo. Bibigyan ka ng Diyos ng kasama. Ang mga kahon sa buhay, papahawulin sa'yo at susunod sa'yo. Aalisin ng Diyos ang hindi tama sa buhay mo. Tuturuan at tutulungan Kanya. Kaya nga, pag meron nagkakamali, ang sabi ko, huwag itigay. Bigyan ng chance. Kung sa kapila ng marami kung bibigay ng chance, ayaw mo rin sa kamuitigay. Meron kang maaari pa, bigyan mo ng chance. Hanggang mag-desisyon ng totoo na maglingkod ng totoo harin sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, manais mo ng tanggapin ang panawagan ng Lord. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Sige, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, hindi nagkataong ikaw nandito ngayon. Hindi nagkataong ikaw ang nakikinig at nanonood ngayon. Yung mga wala rito, ikaw ang magtuturo sa kanila. Ikaw ang mangangaral sa kanila. Ikaw ang magsisentrum at magpapayupayot sa kanila. Ikaw ang magdadala sila sa malalim at mataas sa paglilingkod. Ikaw ang magbubukas ng gawain na tahamak ng gawain natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Sapagat ikaw ang hinuhog ng Panginoon at patuloy na hinuhog magdating. Simula-simula'y narito hanggang natapusin mo ito. O kahit nalit ka, tatapusin mo ito. At kung meron ganitong gawain, hindi ka na mamala. Priority mo ito. Kasi mama sila kay hindi, priority mo ito. At di ka papayag na ikaw pinagkukulang. Kaya naman sa ayon sa gusto, tanggapin ninyo ang kapatawaran ni Kristo. Tanggapin ninyo ang bagong buhay ni Kristo. Hayaan ninyong alisin ng Diyos ang inyong masamang galing sa mga pagkatakot. Yung ikaw ng mga yumo ko at umikit sa pantayan. Yung nagtaas ka ng dalawang kamay patungo ng langit sa pantayan. Kahit hindi na tayo magpahima ng prayer of acceptance, nakita na ng Diyos ang iyong puso. So receive your healing now. Receive your miracle now. Receive na yung success and breakthrough. Blessings and promotions. Para sa pag-aaral at pang-aaral. At para sa lahat ng laban at kaso. Patuligang nanalo at patuligang mananalo. Nanalo ka na patuligang ng mananalo. At sa oras na ito, ikaw ang gagamitin ng Lord more mightily, effectively in this high final hour. Pinapunta ka sa lugar na ito, magamat mainit ang panahon at palahin, pinahintulutan ng Diyos yan. Sapagat ikaw ang gagamitin ng Diyos sa ikaw panahon na ito. Kaya sa oras na ito, taas niyo ang dalawang kamay patungo ng langit. Patuloy natin i-offer ang ating buhay sa Panginoon. At habang nakataas ang ating dalawang kamay patungo ng langit, maaari na rito ka, nakikinig, nanonood ka, pinapagaling ng Diyos ang iyong hila pababa. Pinapagaling ng Panginoon. Pinapagaling ng Diyos ang iyong palakang pababa. Pinapagaling ng Panginoon. Pinapagaling ng Diyos ang iyong bato. Pinapagaling ka ng Diyos mula ulo ng talampangan. Mula hamalat hanggang malamang looban. At nakikita mo, the Lord is blessing you financially. Pati ang mga papers mo inaayos ng Panginoon. Para magkatuparan, magkaroon ng katuparan na matinama, matagal mo ng pinapangayap. O Rabashiri Biyanda,
At yung prayer mo sa Panginoon na patuloy mong maranasan ng Diyos, patuloy mo siyang mararanasan. Hindi pwedeng sa... Kapag ikaw may umupo sa lingkod ng Diyos, Ricardo de Carillo, makinig at tumalong ka sa gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship. Lalo na ng preachers at ng mga taga-preachers. Hindi pwedeng hindi mo mararanasan ng Diyos sa iyong buhay. And in fact, bago matapos ang gawain ito, bibigyan ka muli ng Diyos ng isang panibago kakaiba at matinding karanasan. Kaya sa oras na ito, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Tumawid tayo ng pagdidedicate ng buhay sa Panginoon, ng pagbibigay ng buhay sa Panginoon. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hand. If it's a way to prove my love, my dreams go away. If it costs me I'll obey. Sing it again. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey my life in your hand. If it's a way to prove my love, sunod, paglilingkod sa Diyos at pagtitiwala. Sunod, paglilingkod sa Diyos at pagtitiwala. Sunod, dahil magpigilan ang pagluha sa iyong mga mata. Magpigilan ang iyong sarili. Kahanda ka na magtubig ang landa. At saka ka ng pagbagong buhay, at saka ka ng kitapan ng mga pinagkasalanan, at ang tapon ng gawin ng kalooban ng Panginoon, at ang saka ka ng magbagamit sa Diyos. Wala nang doubt, wala nang unbelief, wala nang kasumpik-sumpik pa, tuloy-tuloy para sa Panginoon. No retreat, no surrender for God. Hallelujah! Para mag-shiripiyan, taramiyanda. Hallelujah! Huwag mong pigilan ang iyong sarili, ikaw na nga. Ikaw na nga ang tinatawag ng Panginoon. Ikaw na nga ang gagamitin ni Lord. I believe I can plead this final hour. Maraming hindi nakakaintindi, hindi nakakaunaman ang panarapan sa iyo ng Diyos. Ituloy mo lang. Maraming hindi nakakaintindi, hindi nakakaunaman ng iyong nararamdaman para sa Lord. Ituloy mo lang. Ipaglalaman ka ng Panginoon. At sa pagdamulit kayo na nga, maniniwala sila sa iyo at sasama sila sa iyo. At maaaring mas gagamitin ka mo ng Lord higit sa tao na sa iyo. Magiging mas mahilig ka pa higit sa tao na sa iyo. Pura masiribiyan na kamayante. Sige, habang umaawit ang ating mga kapatid, huwag magpigilan ng iyong sarili. Pura masiribiyan na. You can cry and cry and cry if you want to. Pura masiribiyan na. You can give your life fully to the Lord. Fully, whole, fully to the Lord. Hallelujah. Yes, fully to the Lord. Come on. At sa tatlong araw na training ito, ay bakas bumas. Dinig na dinig ko na ang dinig ng Panginoon. Alam na ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. At kaya nagtagal ko sa araw ng bumas. Patuloy mo nang gawin ang pinapagawa ng Diyos, lalo na ang pagliligtas ng kaluluwa. Higit ang kaligtasan sa maraming kaluluwa, sa maraming bagay. Sige, manatili ka pa.
nakatayo, nakatayo, nakataas ang dalamang kamay patungo ng langit. Kayaan mo lang ang panginginig ng iyong katawan. Kayaan mo lang ang panginginig ng iyong mga kamay. Kayaan mo lang ang pagpatak ng iluha sa iyong mga mata. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito. Alam mo na the Lord is calling you right now. Para masili biyanda at sa mga tarili na ito lalong kinuot ng Panginoon. Hindi ka aalis sa Kanya. Hindi ka lalayo sa Kanya. Hindi ka aalis, hindi ka lalayo sa pilig ng Panginoon. Hindi ka lalayo, hindi ka aalis sa tabi ng totoong lingkod ng Diyos. Hindi ka lalayo, hindi ka aalis sa totoong ministeri ng Panginoon. Dito ka nilagay, dito ka tinawag, dito ka pinili ng Panginoon. Dito ka pinapagpala, dito ka pinipersa, dito ka pinapromotalong, dito ka hinuhubog ng Panginoon. Dito ka ginagamit ng Lord, mightily effective, dito ka pinapagpala, pagpapalain ng Panginoon. O Ramasyenta, Ramasyenta, a conversation. A conversation, higayatin mo pa sila na maligtas. Higayatin mo pa sila na magbagang buhay. Higayatin mo pa sila na maglipot sa Diyos. Higayatin mo pa sila na magigipot mo. Higayatin mo pa sila na ibigay ang pinapapigay ng Lord. Higayatin mo pa sila na gawin ang pinapagawa ng Lord. Pura masyita na masyita. Mas tintihan mo pa na higit na kaysa dati. At mas lalo ang panindigan. At sa oras na ito, hamang nakataas ang iyong dalawang kamay patungo ng kalangitan, itodo mo pa patungo ng langit. Sige, itodo mo pa ang taas ang kamay mo patungo ng langit. Yes! At sabihin, yes, Lord! Yes, Lord! I obey you, God, now! Ngayon na ako na tinatanggap bilang Lord and Savior ng buhay ko. Ngayon mo na tinatanggap ang kagalingan si Malang papapalad mo naman. Ngayon mo na ako gagamitin mightily effectively to spend an hour. Ngayon na po ang maglilipo sa iyo. Ngayon na po ang maglilitas ng maraming kaluluwa. Ngayon na po, ipapagamit ko ang buhay ko sa iyo. Ngayon na po. Hindi po kita bibiguin. Pura kasanta, rapasyanta. Sige, ito ang itaas mong dalawang kamay mapagawa ng langit. At habang nakataas ang kamay mo, patungo ng langit. Bilisan mo, pumunta ka na sa harapan. Tumakbo ka na, patungo ng harapan. Sino mo, wala nang exempted guys. Sino ka pa? Tumakbo ka na sa harapan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, takbo ng mas malapi sa iyong radio set. Takbo ng mas malapi sa iyong DVD player. Takbo ng mas malapi sa iyong computer. Takbo ng mas malapi sa iyong cellphone. Takbo ng mas malapi sa iyong TV set. O Ramasyanta, Ramasyanta, at humugot ka ngayon ng mas malakas pang presensya, mas malakas pang kapangyarihan, mas malakas pang kalakasan, at mas magamit ka pa ng Lord for mightily effectively in this final hour. Masasabihin mo, no turning back, no turning back. Lahat ng mga sinasabi ng lipot ng Diyos, susundin ko na. Lahat ng pinapangaral, susundin ko na. Lahat ng pinapagawa, gagawin ko na. Hindi ako makikipaglaban, hindi ako maglatak, hindi ako mag-aalpilit, hindi ako magagalit, hindi ako magtatampo. Susundin ko na. Ngayon na. Lahat ng mga prophecy, pupulpul ko na. Ngayon na. Zero may shanta. Yes! Ngayon na! Ngayon na! At narinig mo ang promise ko, mas lalaki ang blessing, mas lalaki ang promosyon, mas lalaki ang pagpapala, mas hindi makaagami sa atin ng Lord, more mightily effectively in this final hour, mas matitindi ang ating pag-ibot, buong Pilipinas at buong mundo. Napakagabi lamang, nakita kong napakagandang tahanan. Alam mo, gising pa ako. Nagabi lamang, nakikita ko ang mga bansang iyon. Alam mo, gising pa ako. Buhay pa, di pa ako tulog pagkakot ako'y nakapigil. Ang blessing at promotion ay para sa atin. Ang mga agamit ng Panginoon ng Lord, mighty effectively ay para sa atin. Ang ilan at sirakil, ang promotion ay para sa atin. Ang mga eskwelahan, university colleges, gagawin natin kaharian resources. Ililigtas natin, ililigtas natin. Mga bansa-bansa, mga premium provincial, ililigtas natin, gagawin natin kaharian ni Kristo Jesus. Tatayuan natin ang gawain ng Panginoon. Pura masarap, masyanta. Ibe-bless tayo ng Lord Lord, mightily, effectively, this final hour. Hindi natin ibibigay kung sino-sino, kripot ng Diyos. Ricardo de Carillo, diretso rito. Kahit yung mga nasa unahan mo, nasa ibabaw mo, at ikaw mismo. Kayong lahat ay dapat bumiretso rito.
nyo hinigi, hindi nyo hinaan. Ipinibilisan nyo ng Diyos sobra pa. Ikumpara ninyo ang buhay nyo noon sa buhay nyo ngayon at napakalaki ng pagkakaiba. Kayo na yung umaawit, kayo na yung tumutugtog, kayo na yung sumasayaw, kayo na yung tumatayo, kayo na yung nangangalan, kayo na yung nag-MC, kayo na! Kayo na yung umiikot, kayo na yung mahawak ng malalaking salapin. Huwag kang mapigilan, diretsuhin mo sila. Sabihin mo yung pinapagbigay ng Diyos sa likod ng Diyos, ibigay mo. Huwag mong hatiin sa akin yan, ibigay mo direkta sa kanya yan. Huwag mong hatiin sa audition, ipatala mo sa likod ng Diyos yan. Ipatala mo yan doon sa Diyos, alam mong nakalaan yan para roon. E paano tayo rito, paano kami rito? Huwag mo intindihin. Meron nakalaan para rito. Thank you.
walang kaduna-duna. More strength from the Lord. More blessings from God. More promotions from God. More prosperity and success and victory. More nagagamitin tayo ng Lord. Mighty effective businessman na lang. Magpapailalim kami na sa atin, yes. Magpapasama pa, yes. Maniniwala pa, yes. Tutupon pa, yes. Ibibigay pa, pinapa, hinihingi ng Lord, yes! A big, big yes! Ang kinakailangan lang tinginan at maging matapa, strong leadership! I said, strong leadership! Burra pasirip yanda! Burra pasirip yanda! Rikianda la machine pianda. Yes, Lord. Ready po kami. At tinatanggap namin ang healing and miracle. Blessing and promotion. Success and victory. Tinatanggap po namin dahil ang Diyos. Ang kalakasan mula sa iyo ngayon. Ang kapangyarihan mula sa iyo. Ang talino, ang tulong. Gagamitin niyo po kami. More mightily. Effectively, in this final hour. Iwis mo na ang pinapagyan sa Lord. Ibigay mo na ang pinapagbigay ng Lord matagal niya. Ibigay mo na sa lingkod ng Diyos. Huwag mo lang imitahol pa. Hindi yan para sa kanila. Para kay Apostol Ricardo de Carillo. Huwag mo ibahin, huwag mo hatiin. Merong nakalaan para sa kanila. Merong nakalaan para sa inyo. Gamin mo ang pag-aayon para sa lingkod ng Diyos at sa pamilya at para sa pictures. Ang pananalangin at ang lahat ng para sa lingkod ng Diyos at para sa pamilya at para sa pictures. At gusto kong sabihin sa inyo, ang prophecy ito walang kabulan, walang kaduda-duda, hindi ito ay pwede hindi mangyari. Parating na para sa inyo. Higit pa sa inyong inaasahan. Kasi release ang para sa lingkod na Diyos sa pamilya niya at para sa pictures. Ang para na sa inyo ay para din. Higit pa sa inyo isa inaasahan. Mas malaki, mas malawak, mas malasa, mas malago, mas matalungan. Mas pinagpala at mas ginagamit kayo ng Lord. More mightily effectively in this final hour. More masirip yanda. So release it now! Release it now! Release it now in Jesus' name. Meron kayong pinagsimulan. Meron kayong pinanggalingan. Dito nyo isentrum lahat. Dito nyo ibigay lahat. Dito nyo itulog lahat. Dito nyo isamag lahat. At ikayatin nyo lahat. Pura masyada masyada. Sabagat hindi kayo nilibuti ng Diyos. Tingnan ninyo ang nakaraan yung buhay ngayon kesa noon. Tingnan ninyo ang pagkakagamit nyo ngayon kesa noon. At lalo pa kayong gagawinin ng Lord for mightily effectively in this final hour. At mas lalo kayo ibiblessing mo for more ng Panginoon. Kura masini piyanda sa Father Larry Logan in the mighty name of Jesus Christ sa Santo na Heming God. Kura masini piyanda rinaya pa ka roma sikiya kanda. Lumusili piyanda rabasiki arakante. Lumusila, tayira yante. Yes, kura masili piyanda lamasiki. Rumusiki arakasanda. Kura masili piyanda. Itodo mo na. Itodo na. Ibigay na lahat. Gawin na. Lumugod na. Mas malalim pa ang sabi ng Lord. Mas malalim pa. Mas matindi pa. Sa mga tindi tayo mabibigo. Gagamitin tayo ng Lord more mightily, effectively, in this final hour. Pura masirip yan dala masanda. Yes! Yes! Ikaw na nga, wala na kayo ba? Ikaw na nga! Ikaw na! Ang sabi ko, ikaw na! Yes! Ikaw na nga! Ikaw na! Ikaw na! Ikaw na! Pura masanda, ramasanda. Pura masirip yan eh. Rip yan na. Yes! Ikaw na! Ikaw na! Uramasaka, uramasaka, uramasaka. Rumusiki, rumusika, Rianda. Yes, ikaw na, ikaw na. Uramasaka,
Walang pwedeng magaling sa iyo. Walang pwedeng maligid sa iyo. Walang pwedeng magaling magpahayo sa iyo. Walang pwedeng maglayo sa iyo. Walang pwedeng magpahayo at magpatumpa sa iyo at magpahayo sa iyo. Sa mga kamang babae, tinayo ang gagamitin ng Lord more vitally effectively in this final hour. Receive God's strength. Spiritual and body, physically, financially, emotionally, materially, ikaw na lang. Mga sabda. Higpitan niyo pa ang kapit. Higpitan niyo pa ang pagsama. Higpitan niyo pa ang pagpapasarap at pagpapailalim. Sabagat higit pa riyan sa inyo, kalagayan at nararanasan ang inyong pararanasan. Ang totoo lang, kayo lang talaga ang tinitignan nila kung kano kayong kalalim na tutugon. At kung tutugon kayo ng malalim, tutugon sila mas malalim pa. Hinihintay lang nila kayo sa huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ibigay na ang dapat ibigay. Gamin na ang dapat gawin. Tugunan na ang dapat tugunan. Sa mga kayo, inuulit ko, ang halimbawa tinitignan nila. Pero sa sandali hindi kayo tumugon ng malalim, tutugon pa rin sila. Sabagat alam nila ang tawag nila, alam nila ang calling nila, alam nila ang pinapagawa ng Panginoon. Kaya lang nakalulungkot, masasaytra kayo. Masasayang lamang. Pero ang lahat ng iyan ay mga paalala lamang sa ating lahat na hindi naman natin gagawin. Sabagat alam natin kung ano ang perfecto kalooban ng Panginoon. Kung ramasanda. Saglit lang mananahimik, babae ng Panginoon. Saglit lang mananalangin pag-aayuno. Saglit lang hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Saglit lang hihingi ng paspas muli sa Diyos. Nasasabihin mo sa Panginoon, Lord, naintindihan ng malalim. Pero this time, mas naintindihan ko ng malalim na ang pagkakagamit mo sa akin ay higit na napakataas. Higit sa iniisip ko at higit sa iniisip ng marami. Sa iyong pansamantalang mamamahinga ang sabi ng Panginoon, trust me, dahil ipapadala kita sa iba't ibang panig ng mundo. Not just in this nation, but in many nations of the world. Na isang dahilan ng iyong panadalangin at pag-aayuno ay para sa paghahanda sa pagpunta ng input ninyo sa pagpunta natin sa maraming tao, maraming iba at maraming bansa at sa mundo. Ramasera Mishanta. Sa Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it flow! Let it flow. Yes, Lord. Mas maraming ikaw ang we are coming. Mas maraming tao piyar kami na makakaipagtalam mo namin, nililintas namin. Mas maraming bansa piyar kami. Hindi nyo po kami pinagsisisi dahil kami po'y nagkasala. Kami po'y magsisisi sapagkat mali ang tingin namin sa aming sarili. Mas mataas pa pala ang ibinibigay mo sa amin. Kami mananahimik hindi kami dahil binababa mo. Hindi muli mo kami itataas at muli mo kami ilalakas. Tatanggalan niyo po kami hindi para mawalan. Tatanggalan niyo po kami para palitan. At mas malaki po ipapalit niyo po sa akin. At ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, Pastor Michael, higit na malaking tao, higit na mas marami, mayayamang tao, ipapadala sa iyo ng Diyos. At ang makakasala mo nga. Pastor Raron, at bigyan mo nga ng prophecy si Pastor Michael pagkatapos si Pastor Raman. Sige, ito may prophecy ko. Matagal na kitang inihanda, sabi ng Panginoon. Matagal na kitang hinubog upang
harapin ang mga tao niyo, ang sabi ng Diyos. Malalaking tao, mga kilalang tao ang sabi ng Panginoon. At patuloy na sila ay iyong kakausapin at patuloy na ang mga tao ito ay magiging supporter ko ang sabi ng Panginoon. Magiging suporta sila para sa iglesia ko ang sabi ng Panginoon. Hayaan mo ng mga tao ito ay magkaloob sa akin ang sabi ng Panginoon. At hayaan mo na ikaw ay magsalita sa kanila upang ipangaral mo sa kanila ang katotohanan. At sa kabila ng lahat ng iyon na iyong pangangaral sa kanila, sila rin naman ay magbibigay ng mas malaki ang sabi ng Diyos. Higit sa inaasahan mo ang sabi ng Panginoon at magugulat ka sa iyong pagtugon sa panawagan ito ang sabi ng Panginoon. Mas higit na pagpapala ang makikita mong papasok sa iglesyang ito ang sabi ng Diyos. Huwag kang kurabasyan, darabasyan, darabakan, darabasyan, girebayayang, handarabakan. Huwag mahati ang iyong puso sa lahat ng pagpasok na ito ang sabi ng Panginoon. Huwag mahati ang iyong kaisipan at ang iyong kalooban sa pagpasok ng maraming pagpapalang ito, sapagkat ito ay itinakda ko na ang sabi ng Diyos. Gagamitin kita para sa mga taong iyon ang sabi ng Panginoon. At higit sa lahat, gagamitin ko ang mga taong iyon para sa aking iglesia ang sabi ng Panginoon. Huwag mong harangan ang sino man ang sabi ng Diyos. Huwag mong hawakan ang kanilang mga kamay. At ikaw mismo ay magbibigay din naman ang sabi ng Diyos. At sa kabila ng lahat ng mga gagawin mong ito, huwag mong makita ang sarili mo na ikaw ay nag-iisip ng mga negatibong bagay ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng gagawin mo para sa akin ay ginagawa mo rin para sa iyong sarili ang sabi ng Diyos. What you sow, you shall reap. Ihanda mo ang iyong sarili ang sabi ng Panginoon. Huwag mong hayaan na tapakan ka nila. Huwag mong hayaan na magsalita sila sa iyo ng hindi maganda. Pagkos, yes, ibalik ka rin mo ang lahat ng mga salitang iyon ang sabi ng Panginoon. At patunayan mo, ako ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ang sabi ng Panginoon. Ako ang Diyos na tumawag sa iyo at ako ang Diyos na nagpapagawa sa iyo sa lahat ng bagay na ito ang sabi ng Panginoon. Baunin mo ang aking kapangyarihan at huwag matabi lang iyong mga labi ang sabi ng Panginoon. Dalhin mo ang katalasan ng aking mga salita ang sabi ng Panginoon. At dalhin mo ang katatagan ng aking puso ang sabi ng Panginoon. Inilalagay ko ito sa iyo at anuman ang maririnig mong negatibo sa kanila ay hindi ka mapapaano ang sabi ng Diyos. Hindi mo ito isasaksak sa iyong isip at hindi mo ito isasaksak sa iyong puso ang sabi ng Diyos. Sapagkat ginagawa mo ang aking kalooban at gagawin mo nga ito aking anak. Magtiwala ka sa akin na ako ang Diyos na magkakaloob sa iyo ng kapangyarihan upang magsalita sa mga taong iyan ang sabi ng Panginoon at tunay ngang susunod sila at magtitiwala sa akin kagaya ng pagtitiwala mo, sabi ng Panginoon. Si Ate Ben, walang bukang bibig, Pastor Ricky, at Kingdom of Jesus Fellowship. Lahat ay nakatuon para kay Pastor Ricky sa Kingdom of Jesus Fellowship. Malungkot nga lang kung umuwi na niya sa Lord, hindi niya natikman ang mga dapat na nakalaan para sa kanya. Pero kayo, matitikman ninyo sa proso ang Roman. Sana malampasan ninyo si Ate Ben, si Pastor Ramit, na ang buong bibigay ang Kingdom of Jesus Fellowship, Ricardo de Carillo, na walang panghihina, walang magdududa, walang mag-iisip ng negatibo. Walang paghadla, walang paghaharap, na pagkos kayo ang pamumula, na patuloy na magpapasama, magpapailalim at magbibigay. Papakilala niyo ako sa kanila, i-prepare niyo ang way ko sa kanila at sway nila patungo sa akin. Sapagkat pag-amin lang yan sa ating mga katamagan. At hindi kayo matitihado, sabi ng Panginoon. Sobra-sobra pang gagamitin kayo ng Lord mightily effectively at sobra-sobra pang mararanasan ninyo. At ito pa ang prophecy ng Panginoon. Hindi lang kayo, pati ang inyong mga mahal sa buhay ay magigitla sa inyo sa magandang ginagawa sa inyo ng Diyos. Pati ang inyong mga mahal sa buhay ay aanggihan ng pagpapala ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon. Magpapaapak, magpanghihinaan ng loob, magtanggol ang Panginoon sa inyong mga buhay, lalo na ang Panginoon sa buhay ng lingkod niya, Ricardo de Carillo, at ng Kingdom of Jesus Fellowship. Maghayaan sila magsalita ng anumang pangit at negatibo at laban sa Kingdom of Jesus Fellowship sa lingkod ng Diyos, maging sa inyong mga sarili. Pigilan sila. Ramasyan, ramasyan.
Sige, Pastor Ro at Kumbero Prabi. Sige, Pastor Romanji. Yung mga tapos na napatungan ng kamay, balik kayo sa inyong upuan. Itira yung mga hindi pa napatungan ng kamay. Kumbos, kire, di ba yayahan, darabasyan, darabakan, darabaka. Tunay na nga, itatago kita pansamantala, sabi ng Panginoon. Sapagkat sa paglabas mo, isang mas mabango at isang mas mahalimuyak na bulaklak ang aking ilalabas, ang sabi ng Diyos. Ang anumang pangit na nakaraan ay wawaksiin ko, ang sabi ng Panginoon. Sa pagharap mo sa mga taong dati mo nang hinarap, mas malakas na kapangyarihan ang sasayo, ang sabi ng Panginoon. At muli magsasalita ka sa kanila ng salitang magmumula sa akin, ang sabi ng Panginoon. At huwag mo akong pagunahan, ang sabi ng Diyos. Sapagkat ang mga sasabihin ko lamang ang siyang sasabihin mo sa kanila. At tunay na maniniwala sila sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Aking anak, sumunod ka sa aking mga payo, ang sabi ng Diyos. At patuloy mong lakaran ang aking tawag, ang sabi ng Panginoon. Patuloy mong lakaran ang tawag at ang tinig na naririnig mo, ang sabi ng Panginoon. Huwag kang gumawa ng mga plano na hindi ko alam at hindi ko batid, ang sabi ng Diyos. Huwag kang gagawa ng mga balak na hindi mo ipinalam sa akin, ang sabi ng Panginoon. At ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katagumpayan kung ito ay alam ko at ito ay kalooban ko, ang sabi ng Diyos. Ipailalim mo ang lahat sa akin at sa aking kalooban, ang sabi ng Panginoon. At ang lahat ng bagay na gagawin mo ay pawang katagumpayan, ang sabi ng Panginoon. Purabasyan, darabakan, darabasyan, kiriribiyayahan, darabasyan, darabaka. Aalis ka sa lugar na kinalalagyan mo, ang sabi ng Panginoon. Pagkatapos ng iyong pagtago, pagkatapos ng iyong pananahimik, wala ka na sa lugar na kinalalagyan mo, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat isang mas matinding pag-ikot ang gagawin mo, ang sabi ng Diyos. Isang mas matinding paglawak ng iyong ministeryo ang gagawin ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Paghandaan mo ito at mas malalim na paghahanda ang gawin mo, ang sabi ng Diyos. Alisin mo ang iyong laman, alisin mo ang iyong kaisipan, alisin mo ang iyong puso, sapagkat ang lahat ng iyan ay papalitan ko ng ula sa akin. At ang gagawin mo lamang ay ang aking mga gawain, sabi ng Panginoon. Yes. At sa pag-ikot mo sa maraming lugar, dyan mo makikita ang aking katagumpayan. Patuloy na lalago ka, patuloy na mapagpapala ka, at patuloy na magpapala ka sa mas maraming tao, ang sabi ng Panginoon. Huwag mo hayaan na ang pagtapak mo sa mga lugar na yan ay kawalan, kundi ang lahat ng kabuluhan at ang mga bunga ng lahat ng iyong pagpapagaan sa mga lugar na iyan ay babaunin mo pauwi sa iyong lugar, ang sabi ng Panginoon. Pasalamatan mo ang aking lingkod, ang sabi ng Diyos, at magpailalim ka ng mas malalim pa, ang sabi ng Panginoon. Dumikit ka sa Kanya at makinig, ang sabi ng Panginoon, at ang lahat ng sasabihin niya ang siyang mong gagawin. Huwag kang gagawa ng hindi niya batid, ang sabi ng Panginoon, sapagkat magkakamali ka, ang sabi ng Diyos sa buhay. Magpailalim ka at patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng desisyon, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y suma sa Kanya at ako rin naman ay suma sa iyo sa iyong pag-ikot sa mas malawak pang mga lugar, ang sabi ng Diyos. Yes, prayer and fasting ministry. Mas malalim pa. Not just for the Philippine Islands, for the nations of the world, says God. More television ministries are coming. More pag-ikot. More mga malaking tao. More blessings and promotion, success, prosperity, and victory. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga dakilang mga mabubuting bagay na ginagawa ng Lord. Kaya ang mensahe ating isa sa buhay, we will obey God now. Yes, Lord. Susunod. Yes, Lord. Susunod. Dahil mahal kita. Kahit ano ang problema dumating sa aking buhay, sa iyo ay sumunod.
I love. Susunod, maglilingkod sa Diyos magtitiwala. Para sa mas mataas pang promosyon, mas mataas pang blessing, success and victory, at mas matitipang pagkagagamit sa huli kapanahon ng ito. Yes, Lord. Sa pangasang mga kapay, Pastor Michael, Pastor Rabanji, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, kasama na rin kayo sa inyong kinalalagyan ngayon, taas ang dalawang kamay patungo ng langit, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa hatmang pansa ngayon, araw ngayon, taas niyong yung dalawang kamay patungo ng langit, Canada, Amerika, Australia, Japan, China, Hong Kong, Macau, Shanghai, Germany, Malaysia, e pati bang panig ng Pilipinas, Africa, Europe, Australia, Asia, Middle East, saan mang panig ng Pilipinas, saan mang panig ng daigdig tayo na araw ngayon, taas ang dalawang kamay, patungo ng langit, Uramasanta, Ramasyanta, kasapay ng pagtaas ang kamay ng mga lingkod ng Diyos at tinatayon, patunin natin natin, ganyagamit, patunin na gagamitin for mightily effective in this final hour. So, Father! In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Hurra, masal na taas ang kamay, patungo ng langit, itoto sa pagtaas, maging lahat ng mga nagigip sa tanoon, kahit yung mga nandito, if you want more from the Lord, raise up your hands to Jesus, lift it up higher for the Lord. Hurra, masal na ramasyanda, so Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it flow! Ura maham darama santa! Yes! Yes! Isang panibagong kapangyarihan! Isang panibagong karanasan! Isang panibagong kalakasan! Isang panibagong karunungan! Isang panibagong katuruan! Isang panibagong malalim na desisyon! Sapagat panibago itong lalakarap mo! Mas matindi ito, higit pa kaysa dati. Kura pa santa, ramasanta. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, the Santa Trinity and Father, let it go. Kung paano mo siyang ginamit sa taarahan, mas lalo mo po siyang gamitin. Sampu, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay. Sampu, ang kanyang mag-anak at Panginoon. At sama na po siya ngayon. Ngayon na po, na maglilingkod pa ng pasdakilang o pasdakas pa alang-alang sa iyo sa inyong pangalan. Ang suma pa ang lili pati yung sign niya ng kanyang ina lahat ng napag-anakan pa lahat ng lahi tribo mura pa rakyanda hiyanda na kanya mura pa santa sa pangalan inagamit na kami para tawagan Rimo-rimo, lahing-lahing, lugar-lugar, rumi-rumi, at bansa-bansa. At isang chakin, kurang bansa, rapasanta. Rianda, rapasanta, kagaya ng aking pinrapisa, hindi kayo uming bigo. Kesa mga darating na panahon, simula sa mga leader ng youth, tutukan nyo ng malalim, hindi lang ang pananalangin ng pag-aayuno, hindi lang ang pagpapraktis, hindi lang ang pagbibigay ng inyong salapi. Kayong mismo'y magdala ng maraming kaluluwa, mag-invite ng maraming kaluluwa, sapagkat kakaiba ang pag-aagami sa inyo ng Panginoon. Pinatunayan na Diyos at patuloy dito patutunayan sa inyo. Hingayado nyo pagyukaan ng marami, pati ang matatanda na sumama. Magpasama, magpailalim doon, dumalot, magdala ng maraming kaluluwa. Sa mga gagaya ng aking pinrapi sa inyo.
this youth camp is far greater than the youth services, conferences, camps that had happened before. For I shall love the Lord with all my heart. For I shall love the Lord with all my heart. Yes, tuloy lang kayang-kaya yan. Suma sa atin ang Diyos. Kaya muli, mga kabataan, magputihin ninyo sa darating na panahon. Unahin ko na muna si Pastor Michael bago yung mga kabataan. Lord, mas gamitin niyo po si Pastor Michael na higit ka sa dati. Mas i-bless niyo po, i-promote niyo po na higit ka sa dati. Mas gawin niyo po siya ng dakila at maputing bagay na higit ka sa dati. Higit pa sa kanyang inaasahan, sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanya po ng kanyang lipi, lahi, takla, at clap, O God, in Jesus' name. Sa Father, right now, Lord, ibalapan niyo po sa kanya ang balaban lang niyong pag-ibig, kalinga, suporta. Ang balaban lang niyong kapirat ng inyong kapanalan. Ang inyong balaban na kapangyarihan. So, Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. O Ramalabasanta, Ramasanta, Rianda, Ramasanta. Magmalayin ka ng Diyos sa higit sa dati. Lumawa ka pa, lumago ka pa, lumabi ka pa. Gamitin ka pa ng Lord fighting effectively in this final hour. Saan po na yung mga mahal sa buhay? Saan po na yung lipi, lahi? At tawagin niya po kung tumapas sila ng mas malalim. Sa pagsama sa lingkod ng Diyos, sa kingdom of Jesus fellowship, walang pag-iisip ng tindigatid, walang pagtutuda. Sa mga tuloy-tuloy ang ating paglaki, paglamok, paglaas, paglago, pagdami, pag-iap. At ito inuulit ko para sa mga kabataan na leader ng kingdom of Jesus fellowship, main church and outreaches. Salamat sa inyong pagsakripisyo sa pagdalo, sa inyong mga pamasahi, sa inyong buhay at gutom, sa inyong mga salapi, sa inyong pagkakilang practice. Pero this time, huwag niyong mamalitin ang inyong mga sarili. Verse 14:12. I-memorize mo dito, ito'y para sa'yo. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinamaman bilang bata. Sapagat ikaw na ang tinindig ng Diyos, higit pa sa iyong inasa. Kaya lahat ng mga leader ng kapataan, may church man or outreaches man, lumapit at tumakon ako tayo sa harapan. Yes! At magkaroon tayo ng malalim na repentance na hindi natin tinutukan ng mas malalim ito. But this is yet not yet the end. This is just the beginning. Narinig nyo na yung pinarapi sa iyo. Pero ang dami mong kaibigan, ang dami mong classmate, ang dami mong kapag-anakan, hindi mo sila dinala rito. Kung dinala mo sila rito, pupunta sila, hindi pwede dito. Nagtuda ka, nanghina ka, tako na yung mga kabataan dito sa harapan kung yun ang pagtagalin pa. Wala pang mga kabataan dito. Tako na kayo. Lahat ng kabataan mula sa iyo, Apostle J.A., tapagbukan na rito sa harapan. Lahat ng kabataan, kayo ang kinakausap. Hindi na kasi kung pagkaminsan ang nagiging problema natin, we are waiting for somebody to come. Sinsamantalan, hindi tayo ang unang magdala. Hindi expect natin na sila'y dadalo at medala sila. Dapat tayo higit na nagdadala ng kaluluwa. At sa inyong paglapit sa harapan, basahin ko lang ito. Ito'y para sa inyo. Unang Timoteo 4:12. Actually, ito talaga yung unang mensaheng kinahanda ko para sa inyo. Dahil nga, wala naman akong slots, pero kinakailangan na ito. Anong sabi rito? Do not let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity.
Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example in the believers for the believers in the streets, in life, in love, in faith, and in purity. As sa verse 13, pakikinig niyo, until I come, devote yourself to the public reading of the scripture, to preaching and to teaching. Patuloy kayong maharal. Patuloy kayong maglipot sa Diyos. Patuloy kayong mag-evangelis, maglintas ng kaluwa. Patuloy kayong tumayo. Patuloy yung gampanan ng tawag ninyo hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Sapagat walang pagdududa, kayo na nga ang tinayo at ginagamit ng Lord for mighty and effective witness na nalaman. Kapagin hindi ako nakialam, bakit wala akong islat at di ako bumuha? Sapagat malaki ang pagtitiwala ko sa inyo. Kaya sabihin mo ang sasarili mo, malaki ang tiwala ng lingkod ng Diyos sa akin. Malaki ang tiwala ng Diyos sa akin. Hindi ko sila bibiguin. Hindi ko bibiguin ang lingkod ng Diyos. Lalo na ang Diyos. Pagbubutihan dito. I will bring more souls to the kingdom of Jesus. I will not neglect my ministry. I will not neglect the gift that Jesus has given unto me. Ipapailalim natin ang ating buhay ngayon sa Panginoon. Sa tatlong araw na iyan, ikaw ang higit na midalang kaluluwa. Lahat ng mapapagod mo ay hindi kinaminawalang kamulungan. Pananalangin, pag-aayon at practice, hindi nawawala ng kamulungan. Kaya higit sa lahat, ang pagliligtas ng kaluluwa ay dapat mo rin tutunan. At ano man ang pinapagawa sa iyo ng iyong gamit mo. Alam mo, Joshua, Suba, Gregorio, pagdating ko sa akin ang anak mong si Joshua. Papa si Joshua ang nagpaabit kanina, ang galing. At pagkatapos nakita ko si Joey, at tumatayo sa harapan. Kaligayahan ko sa puso mo na kayo at nagyayahan sa posisyon niya. Sabi ko nga, pagsamasamahin lahat ng pera ng kingdom of Jesus fellowship, lalo na yung mga pera na kaburo lang sa gimpa, ilabas lahat dyan. Ang mga walang bayan, tulungan sa portahan, padalangin lahat ng mga kabalaan, pati na ang mga katandaan, pati na ang mga leaders. Ang ayaw ko lang, yung binubuluot, biglaan, biglang hihingi ng pera, at di mapapaalam. Hindi ako sana isa ganun sa totoo. Marami akong iintindi, maraming inibisip, maraming inakasikaso. Pero kahit sarili kong bulsa, ipipili ko para matumunan ang lahat. Alam kong lahat kayo tinayo ng Diyos, tinawag ng Diyos, at gagamitin na yun for mighty and effective witness ka na lang. Huwag ka nang maghanap kung sinong wala rito, sinong nandito, sinong nakikinig, sinong nangunod, sinong dumalong kayo kung sinong wala rito. Ikaw na ang gagamitin na yun for mighty and effective witness ka na lang. As so much commitment at ang present worship ministry, galing ang pagtugtog, higit pa. Alam mo, galing na sa puso yan, higitan pa. Galing ang pag-aawit, higit pa. A song of commitment nating lahat. Yes. Muli tayo magtatalaga ng buhay sa Panginoon. Lalo na ikaw ang pagpusun kaya. Sa magandang tao na ka, sa mga kapatid mo. Tao na ka, sa maraming mga kabataan. Get the right thing. Leaders.
ng nanagtong na nag-video, nagpumuha, nasa slide, sa mundo ito dumaraming kasama rin kayo rito. And the youth services, and you will experience an experience greater than you did experience before. Sabaga! Higit kang gagamitin ng Lord more mightily, effectively, this final hour. Believe me! Believe me! Sayang mo sa gusto, ikaw na nga alam mo yan! Pura bakara, 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 basante! Bakit saan nagpunta? Hindi kasama si Ron? Ha? Nagbabantay ka? Sayang. Extend ko, grabe sa'yo. Ganito ako katao ko. Habang nagiginig at nanonood ka ng video ngayon, ipato mo ang dalawang kamay mo sa iyong kulunan. And take the anointing now. Take the glory of the Lord now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And Father, I pray, let her fulfill you. And I call it and perfect destiny in Christ. Urabas sa Ramasanda. At kayong lahat na nagpunta sa harapan, kayo na nga ang gagamitin ng Lord more mightily effectively in this final hour, believe me. Pagkatapos ng gawain nito, mag-pray and fast kayo ng tuloy-tuloy. At lalo niyo pang italaga ang buhay niyo sa Panginoon. Huwag niyong hayaang hamakin kayo ng sino paman dahil sa inyong kabataan. Bagkos maging halimbawa kayo sa inyong buhay, sa inyong behavior, sa inyong ugali, mga galaw at kilos at pananalita. Maging magandang halimbawa kayo sa inyong pag-ibig at pananampalataya sa Diyos maging sa kapanala hanggang dumating si Kristo. Magbasa ka, makinig ka, at ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw na nga ang head, ang leader, ang presidente ng Diyos in this blessed generation. More are coming under your care. More are coming under your rank. Pangangalaga, believe me, that's said the Lord thy God. Sa taas ang mga dalawang kamay, mga kabataan. So take the glory of the Lord now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God.
Yes! Yes! Use it for your glory! Yes! Unahin na kita! Pura masanta na masanta! Yes, I pray in Jesus' name! The Santa Nalitigan! Promoliyanti! Promosigi yakanda! Promosi! Yes, in Jesus' name, Lord! The Santa Nalitigan! Kriya kataka! Riyando! Riyan na pasiriti yanti! Lumusuko! Kriya karamasyante! Riyan na kayante! Promosugi yanti! Promoka! Limis yanta! Promosinti! Riyanti! Promosigi! Lumusuko! Riyanti! Rupo! Riyanta! Promosi! Promosiya! Riyanta! Romayanta! So take the word of the Lord now! Take the great presence of the Lord now! Let it flow! Let it flow! Let it flow! In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God! May intindihan, maunawaan mo na maraming bagay. Lanagay mo itong gagawin mo na dito sa magandigaw mo na hindi na ako magandihan ng Diyos sa huling kamana mo na ito. You shall understand it, the will of the Lord, and you shall fulfill it, the will of the Lord, the will of God. Balutan ka ng tumunong Panginoon. In Jesus' name, the Son of the Living God, Muraman ang Masyanta, Riyan na Ramasaka, Riyan na Ramasaka. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Munti pang awit para kumasya manitin. Huwag lang kayong magpapagawa, pag-awit, pataasin niyo pa yung presensya ng Panginoon. Sabagat ayaw mong mabigo yung bakit sa kagain ng aking pinarami sa inyo. At ito ang tanong sa iyo ng Panginoon Diyos, Pasko, Pag-Rigoryo. Ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay? Ano ang gusto mong mangyari? At ano ang gusto mong gawin ng mong sa huling kapatang mong nandito? And I believe that question is not just for you alone. Hindi para sa inyo lahat. Sagutin niyo ito mga kabataan. Ano ang gusto niyo gawin kayong para sa Panginoon? Gampanan kayong para sa Panginoon? Ano ang gusto niyo gawin ngayon ng Panginoon sa inyong mga buhay? Ano ang gusto niyo makita at maranasan niyo ngayon sa Panginoon? Sabihin mo, ibigay na mo dyan. Second equal mind. Asa na dyan, ibigay mo. Knock and the door will be open. Maghihingin mo maging tagapanguna ka nila, gagawin na nyo dyan. Papasakot, ipapailanin nila. Sila sa iyo ng Panginoon. Ikaw ang mamumuna sa kanila. Yung pastor, chief head, presidente. Ikaw ang maaari kung tutulong sa ilang magpapaalam sa kanila, sa unahan nila, ikaw. Yes, kung nasagot mo na ang tanong, sumaiyo ngayon ang kalakas sa kapangyarihan ng Diyos. Christ, the Son of the Living God, from the crown of your head to the sole of your feet.
sapagat ang mga hindi mo manaranasan sa tanang buhay may patuloy mong maranasan. Balikan mo ang dati mong ginagawa para sa lingkod ng Diyos. Sa ministeryo ng Diyos ang kayo checka. Higitan mo pa ito. Lakihan mo pa ito. Dakilan mo pa ito. Tawagin mo pa siya. Hindi kayo magbibigo. Kagaya ng aking patawagan noon, kapag pinag-break pa in and fast mo, lingkod ng Diyos ang pag-iri at ang kingdom Diyos fellowship, walang nangyari sa'yo, pwede ka nang umalis. Ang iyong pagsuporta, pagtulong, ano ba ang gagawin mo? At kaya naman yung kahirap ka lang ikalawa, kalakas karami. Punong-puno man ang sakripisyo. Kapag hindi yan, pinalik sa'yo ng Diyos, pwede ka nang umalis. Pero gusto ko sabihin sa iyo, bago matapos ang taon ito, higit mo mas mararanasan ng kabutihan ng Diyos. Oh, thank you, Mother God. Sa huling pagkakataon, sa limisig that song, sa huling pagkakataon, sa limisig that song, ilagyan natin yung mga offering bakit sa harapan. Sige, pwede na kayo makabalik sa inyong upuan at ipaglagay natin yung offering bakit sa harapan. Rapaka-rapaka-rapasan. Huwag mong i-accept ang iyong sarili. Give your best. Mga tinatago-tago, iniipit-ipit mo, ilaglag mo na yan. Huwag mong itingnan kung ilan ang mawawala sa'yo, ilan ang matitira sa'yo, ilaglag mo na yan. Kung hindi mo dala yung pinapabigay sa'yo ng Diyos, ilagay mo sa kapirasong papel ang pangalan mo at ano yung pinapabigay sa'yo ng Diyos at kailan mo ibibigay. Kaliwanag mo ba? Rachel, dito mo ilagay sa harapan mo dyan. Sa harapan, Rachel. Kaya dito sa harap. Mas gusto kong lalaki sila sa harap. Okay, dyan na lang sa harap. Sige, kahit yung apat dyan sa harap, pwede kayo. Ayan. Huwag mong tingnan kung ilan ang mawawala sa'yo. Huwag mong tingnan kung ilan ang matitira sa'yo. Ilan-ilan po yung pinapalaglan ng Diyos. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Ngayon, kung hindi mo dala, mga kapatid, isulat mo ang pangalan mo. Ano yung pinapagbigay sa iyo ng Diyos? Kailan mo ibibigay? Hindi mo ibibigay kung kanino yan. Ibibigay mo sa akin o ibibigay mo dito yan sa akin, Diyos. Maliwanag mo ang mga minamahal. O kaya naman binubulong sa iyo ng Diyos. May taong pinapakiusap sa akin ng Lord. Yung taong yun, sinasabi sa akin ng Lord. Ibigay mo yung ganitong alaga o ibigay mo yung ganitong bagay gamit sa sakin, etc. Pupuntahan ko yung taong yun at nasabihin ko ibigay niya yung para sa lingkod ng Diyos, para sa angels. Maliwanag po ba mga pinapahal? Naunawaan po ba natin? Kailan lang masagot. So, lahat tayo, walang exempted. Lahat po. Lumapit na po sa harapan, ibigay na po natin ang pinakadamis natin sa Panginoon. Tapos, kung yung mga pinapabigay sa atin ng Lord, hindi nyo dala maglagay ng papirasong papel, ilagay mo pangalan mo. Ano yung pinapabigay sa iyo ng Lord? O kaya naman, may mga tao pinapakiusap sa iyo ang Lord, ilagay mo yung pangalan mo, sino yung mga tao, yung ano yung ihikayatin mo ibigay. Kalimanag mo ba? Kaya, pinangunahan tayo ni Pastor Abel. Takalagay sa kaprasong papel yung mana niya may upa, ibibigay niya. Sige, Samuel, ilagay mo sa papel. Ibigay mo na ako tatay ko si Pastor Kay sa Panginoon. Ikaw ilagay.
O, sige na, lapit na sa harap. Huwag tayo magpatumpik-tumpik pa. Come on. If you're blessed of the Lord. Tapos bukas, pilas-pilas din tayo. Bitahan niyo yung mga iba bukas. Kahit na wala ng pambayan. Kaya lang, pinagsusundo niyo pa. Sobra naman, ano yan. Pero gusto niyo pa rin suspension, sundurin niyo pa rin. Pero sobra naman yung ganong style na ginagawa ko, baby. Pagdaman sa ako, eh, wala yung lugar. Talagang bago talaga, okay lang. O, sige natin ipag-pray. Kasi ipag-pray natin yan eh. Para mag-multiply yan at matapan yung mga prophecy sa inyo. Bilisan na ninyo. Sabi mo sa atang katabi mo, bilisan mo na lapit na sa harapan. Sulat na at ilagay mo na ay tama nilagay. Kasi mag-pray mo tayo. Magluluot pa. May mga practice pa hata. Ako naman tao ang doon. Magluluot mo pa ng hamunan. Mahirap yung luto yung hamunan. Nilagang itlog. Hirap yung patuloy. Oh, sige na, lapit na. Ayan, si Sister Daisy. Nilagay niya. Masarap yung gatas ng malamaw. Pero ibigay ko, kalamaw na. Praise God. Gatas ng malamaw, masarap maraming recipe yun, di ba, Pastora? Hindi lang natin kaagad na tumulasan eh. Pero kayo, alam na ni Pastora Roan kung paano. Talagyan din mo katabi mo, lapit na sa harap. Wala na. Sa mag-pray tayo, maging lahat ng mga nagiginig at nanonood, ang inyong tithes, offerings, first fruits, no? Love gift, donation, pledges, love before the man of God, Ricardo de Carillo, i-text o itawag sa 0998-989-2963. Sa 922-851-6399. Ibigyan kita ng assurance. Walang pagnanakaw sa kita ng fellowship, gagawinin talaga lahat yan sa dapat niyang paglagyan. Hindi ko yung iyong mga kalamang pinansyal. 0998-989-2963. 0922-851-6399. Pwede mo na ito kay edit at tipos na kaagad din ito. Kung di mo makagal na yung boss, unahin mo na yung Kingdom of Jesus. The Kingdom of Jesus forever, unahin mo na yun. Kasi edit na kikets mo, kasi edit mo ito. Ito na kaagad yung boss mo. Lahat pa ng mga camp, ipos mo lahat yun. Amen? Ikaw pa mo pa rito. So tayong lahat tayo tumayo at extend natin yung ating mga kamay dito. Sige, tumayo tayo. Tayo tayo sa seat. At tapos yung mag-closing prayer, lapit na rito. Para mag-closing prayer na kung sino man yung pera, ipapag-pray ko muna ito. Panginoong Diyos, yung mga pinagkaloob mo nila, very precious mo sa kanila yun. Yung mga naiisip nilang ibibigay nila, very precious mo yun. Lord, yung mga maging mga nakikinig at nanonood, kinausap mo sila, very precious ang ibibigay nila, Panginoon. Pero alam naman namin, imumultiply mo ito, at gagamitin ko ito, Ama, to win the world for Jesus. At ipinabalik ko ito sa kanila, Ama, higit pa po sa kanilang inaasahan. Maraming po salamat. Dakilang Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, sino yung klase ng prayer na nakakasal? Sino? Sino? Yan. Ito, si Apostle Joseph Carillo. Yan. Yan. Sabi niya, siya raw ang pinakagawa ko sa kanila. Pero gusto ko sabihin lahat ng sila ko ako. Pero hindi ako nagsisinumalin. Sa tatlong magkakapatid, ako pinakakapos sa kanila. Check lang. Tayo lahat tayo mukha at umigit, tayo ay manalangin. Sige, tayo lahat tayo mukha at umigit, tayo ay manalangin. Sa huling pagkakataon niyo sa awit, ilapit mo ako. Yes. Yes. Ilapit mo ako sa iyo. Yes. Thank you.
araw na binigay niya sa amin, Lord, ganda. Panibagong aral po na kami natutunan na pinadala ko po sa iyong lingkod, Lord God. Lord, maraming salamat po dahil itong mga salita na binigay mo sa amin ay ilalagay po namin ito sa puso namin, Lord, at magiging aral po ito sa amin na ito po ay parang pang-araw-araw namin, Lord God, na mas maging malapit kami sa iyo, Lord God. Lord, sa mga activities po na gagawin namin ngayon at mga bonding namin, Lord God, samahan niyo po kami, Lord God. Bigyan niyo po kami ng lakas at talino sa buong araw at para bukas, Lord God, na kiniklaim na po namin ang victory, Lord God. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last day natin bukas, sabi ng prophecy ko, mas matindi ang gagawin ng Lord bukas. Sabihin sa katabi mo, mas matindi ang gagawin ng Lord bukas. So much love in the kingdom.